I'd like to think I'm just like any other girl, dreaming, wanting big things to happen in my life. But I'm not. I don't just dream. I work the hardest. I got the drive. Just like all great stories, I started out with practically nothing. I just needed enough to get by, to help my family out. Who knew that by reaching for my dreams, I'd be able to help change many lives? Great opportunities suddenly present themselves. All you have to do is grab them. Take a leap of faith. I would never be here without an amazing team. It's never a solo battle in networking. I think my greatest achievement so far is helping build a team of leaders and actually change not just their lives but also their families. Maybe I have gone far, maybe I have reached the finish line early. But this doesn't mean I have to stop. In fact, I'm ready for my next destination. For bigger dreams, even greater success. And I want you to join me. I'd like to think I'm just like any other girl, dreaming, wanting big things to happen in my life. But I'm not. I don't just dream. I work the hardest. I got the drive. Just like all great stories, I started out with practically nothing. I just needed enough to get by, to help my family out. Who knew that by reaching for my dreams, I'd be able to help change many lives. Great opportunities suddenly present themselves. All you have to do is grab them. Take a leap of faith. I would never be here without an amazing team. It's never a solo battle in networking. I think my greatest achievement so far is helping build a team of leaders and actually change not just their lives but also their families.
Maybe I have gone far. Maybe I have reached the finish line early. But this doesn't mean I have to stop. In fact, I'm ready for my next destination. For bigger dreams. Even greater success. And I want you to join me. I'd like to think I'm just like any other girl, dreaming, wanting big things to happen in my life. But I'm not. I don't just dream. I work the hardest. I got the drive. Just like all great stories, I started out with practically nothing. I just needed enough to get by, to help my family out. Who knew that by reaching for my dreams, I'd be able to help change many lives. Great opportunities suddenly present themselves. All you have to do is grab them. Take a leap of faith. I would never be here without an amazing team. It's never a solo battle in networking. I think my greatest achievement so far is helping build a team of leaders and actually change not just their lives but also their families. Maybe I have gone far. Maybe I have reached the finish line early. But this doesn't mean I have to stop. In fact, I'm ready for my next destination. For bigger dreams. Even greater success. And I want you to join me. Abilities lang ng tao ang pag-uusapan, hindi siya kayang gawin. This would not be possible without all of you. Kayo ang...
Hello, guys. Amazing morning. Ayan. Okay na ba? Pwede bang pa-comment muna kung clear yung voice ko? Amazing morning, everyone. Hello, guys. Ayan. Anyway, hello. Happy New Year, everyone. Sorry, medyo na-late tayo ng konti kasi nagkaroon lang ng technical difficulties. Ayan. Happy New Year sa inyong lahat. Kumusta kayo? This is my first of the many trainings this to 2021, no? I'm sure na nag-enjoy din kayo sa holiday. Kumusta kayo? Pwede bang pa-comment muna? Sino mga nandito? Ayan. Hello, Christy and Fortu of Team Vikings, watching from Sweden. Hello, Noe Molina, Jack Bernabe, Steffi Tylo. Hello, congrats sa'yo and kay Dennis. Marlon Santos. Ayan. So, hindi ko na patatagalin, ha? Kasi medyo na-late na tayo, no? Wait lang. Ayan. Anyway, diretsahan na tayo, guys. Let's start na. No, wala na tayong paligoy-ligoy. Request ko lang sa lahat sa inyo, anything na bumabagabag sa inyo tonight or anything na challenges, iniisip mo, okay lang ba? Set aside muna natin. Okay, magsama-sama muna tayo ng 2 oras ngayon. Okay lang ba? I-focus muna tayo, okay? Focus muna tayo sa training natin tonight. Okay? Kasi sayang naman. Kasi nag-spend na lang din tayo ng oras natin. So, focus tayo tonight. Okay? Ayan. So, itong topic natin for tonight is why network marketing. Okay? Bakit ito yung napili nating topic? Kasi itong topic na to, ito yung nakapag-realize sa akin ng todo when I was starting. Okay? Na networking ang sagot para maabot ko ang mga pangarap ko. So actually, ito is isa ito sa favorite topics ko na nagsisimula ako. Actually, until now. Okay? Nung narinig ko to before 12 years ago na. Nung narinig ko to dati, wala na akong kinareer. No? Wala na akong kinareer, kundi networking lang. Okay? Never ko na naisip na mag-apply ng job. Never ko na rin naisip na mag-open ng traditional business. Kumbaga, nag-focus talaga ako sa networking. 100% ng time ko. Okay? So, this is one of my favorite topics when I was starting. Actually, until now, very, very basic ito, guys, no? Sobrang basic ito. Pero lahat ng top mentors ninyo, ito din yung naintindihan nila. Okay, baka minsan nagtataka kayo bakit baliw na baliw sila sa IM Worldwide. No, bakit iba yung sobrang lalim ng understanding nila sa ginagawa nila, sobrang lalim ng foundation nila sa ginagawa nila kasi, kumbaga, dahil sa topic na to. Okay? So, are you excited? Pwede bang pa-comment muna? Are you excited to learn tonight? Ayan. Hello, Krisha Benancio. Janet Juyad of Bohol. Dre, hello. Jen Tenedero. Ayan. So ito, realities lang ito, guys. Ha? Lahat ang sasabihin ko sa inyo, natutunan ko lang din, naturo lang din sa akin ng mga mentors ko before, sila Press AM, ayan. Nabasa ko yung iba naman napanood ko. Okay, wala tong masyadong motivational quotes. Okay? So, realities lang ito. So, let's start. Share lang muna ako ng screen. I can share. Ayan, share screen muna. Are you excited? Ay, shucks. Wait, ayun. Muntik na ako mag-leave. Share screen. Ayan. Okay. Why network marketing? Okay. So, this is one of my favorite topics. Move na tayo. Let's start with this story. Okay lang? Guys, let's start with this story. Ito yung story na to. I'm sure yung iba dito nakarinig na. Meron 2 facts, magkaibigan sila. Okay? Friends sila. 2 facts. Nag-uusap sila, pinag-uusapan nila kung ano yung lunch nila or yung magiging food nila, magiging ulam nila this lunch.
Okay? So umaga sila nag-uusap kung ano yung kakainin nila. Maya-maya, sa kabilang kanto, may dumating na rabbit. Okay? So sa kabilang kanto, habang nag-uusap sila, may dumating na rabbit. Sobrang taba, sobrang cute, sobrang malaman. Okay? Sabi nung isang fox, sabi niya, bro, nakikita mo ba yung nakikita ko? Sabi nung friend niya, yes bro, kitang-kita ko. Perfect ito for our lunch. Sobrang sarap niyan. Gutom na din ako, no? So after a few seconds, hindi na nagdalawang isip yung fox, hinabol niya na yung rabbit. Okay? Nung naramdaman nung rabbit na may papalapit na sa kanya, syempre, bigla siya tumakbo. So yung fox, hinabol talaga niya yung, hinabol niya yung rabbit. No? So hinahabol niya talaga, sobrang bilis ng takbo niya. Kaso sobrang bilis din ng rabbit, never, kumbaga hindi niya naabot. Hanggang sa umabot na ng 10 minutes, kakatakbo, tuloy-tuloy pa rin sila, hindi pa rin mahabol. Sobrang layo na nang narating nila, no? After 20 minutes, the same. Hindi pa din niya mahabol. Grabe yung determination ng rabbit eh. Kumbaga ayaw talaga niya magpahuli or ayaw niya magpakain. After 10 minutes, total nun, 30 minutes na sila naghahabulan, maya-maya, sobrang pagpagod na ng fox. Hindi na siya makahinga, sobrang exhausted na, maya-maya naisip niya, mukhang hindi ko ito mahuhuli ah. Sabi sa sarili niya, mukhang hindi ko ito mahuhuli ah. Pagod na ako. Meron naman ibang pwedeng makain dyan, sabi niya sa sarili niya. So he decided to stop. In short, hindi nahuli nung fox yung rabbit. Okay? So naghanap na lang sila ng ibang pagkain nila. Guys, question. Ano kaya yung reason kung bakit hindi mahabol nung fox yung rabbit? Pwede bang pa-comment? Ano kaya yung reason kung bakit hindi mahabol nung fox yung rabbit? Pareho naman silang mabilis tumakbo, di ba? Bakit kaya? Bakit hindi niya mahabol yung rabbit? Pwede bang pa-comment muna? Ayan. Hello, Ying Fernandez, Mavs Ludivero, Geraldine, Steffi Taylor Rochelle Tan. Ayan, so medyo delayed yung Facebook, no? So ito, guys, reason kung bakit hindi nahabol ng fox yung rabbit, di ba? Pareho silang tumatakbo ng may dahilan, di ba? Pero the big difference is kung gaano kabigat yung dahilan. Kung gaano kalalim yung dahilan. Yung fox, tumatakbo siya para may makain siya pang lunch. Pero yung rabbit, tumatakbo siya dahil sa buhay niya. Guys, first question. May question ako sa inyo. Sino ka sa dalawa? Yung fox or yung rabbit? Ikaw ba yung fox na kapag napagod, umaayaw na, tumitigil na? Naghahanap na lang ng ibang opportunity to earn? Pag napagod na sa IM, babalik na lang siya sa trabaho niya or sa job niya? Or ikaw ba yung rabbit na kapag pagod na, kahit pagod na, hindi pa din tumitigil? Kasi alam niya na kapag tumigil siya, siya din yung mag-grip nun. Diba? Magugutom siya at family niya. Tama? Second question. Guys, ikaw, yung mga nanonood dito ngayon, bakit mo ginagawa si IM Worldwide? Bakit ka ba nandito talaga? Diba? Para saan? Para, kumbaga, para kanino ka bumabangon? Para saan? Ba't ka nagsisipag? Ba't ka nanonood ng training ngayon? Diba? Para ba may pangkain ka lang everyday, araw-araw? Or para lang ba makasurvive ka everyday? Or para to sa buhay mo, ng family mo, at ng mga mahal mo sa buhay? Are you living just to survive? Guys, question. Second question ulit. Lunch or life? Ba't ka ba nag-IM talaga? Para lang ba may pangkain ka everyday or para to sa buhay mo at ng family mo? Yan ang main difference ng successful dito at hindi. Tandaan nyo to ha. Ang main difference ng successful dito sa IM at hindi successful, ang iba pagkain lang araw-araw ang dahilan. Kumbaga, para lang makasurvive sila everyday. Correct? Ang iba naman, buhay na ang pinag-uusapan. Kumbaga, mas malalim. Kayo guys, ano kayo dyan sa dalawa? Ikaw ba si Fox o ikaw ba si Rabbit? Ikaw lang makakasagot niyan, di ba? Ako personally, nung nagne-network po ako before, 12 years ago yon, buhay ng family ko yung dahilan ko. Kumbaga, ayokong maghirap, ayokong maging, kumbaga, mahirap kasi maging mahirap eh, di ba? Na-experience namin yun eh. Kumbaga, ayoko ng ganon. Kaya ang naging dahilan ko, when I was starting, may family. Kumbaga, buhay talaga. Hindi lang pangkain araw-araw. Hindi lang just to survive. Are you learning? May natutunan ba guys sa story? Ayan. So next, ito naman, guys, ito naman, galing ito sa Social Security Service Survey. Okay? Social Security System Survey.
out of 111 million na population natin here in the Philippines, ito ang percentage natin. Okay? 45% are dependent on relatives. What does it mean? Ito yung mga umaasa lang ng bigay ng mga magulang nila or kamag-anak nila. Familiar ba kayo dyan? Naka-experience ba kayo ng ganun? Especially sa mga OFW, di ba? Diba may mga kamag-anak tayo sa Philippines na nag-aantay lang ng padala ninyo lagi, buwan-buwan, di ba? Yung hindi, kumbaga ito yung mga tao na hindi nagtatrabaho, nag-aantay lang ng padala lagi galing sa atin. Pag ubus na, expect mo, tatawag yan sa'yo or mag-chat yan sa'yo, na ubus na daw yung budget nila. Diba? Dito sila belong, sa 45%, dependent on relatives. Pangalawa, 30% dependent on charity. No? Dependent on charities. Mas konti naman sila. Less than 15% ito. 30% lang sila sa population natin. Sila yung mga umaasa naman sa donations. Yung laging nakaabang sa mga charities. May kakilala ba kayong ganon? I'm not sure kung na-experience nyo to guys ha. Pero sa Facebook ko, sa Facebook page ko, sa accounts ko, marami nag-PPM doon. Asking for help. Diba? Magsasend pa ng mga pictures. Yung iba totoo naman, yung is, 'di ba, asking for donations, ganun, dito sila belong. Ang nakakalungkot lang doon, yung iba, hindi na totoo kasi merong one time nag-PM sa akin, magkaibang tao sila, same picture yung sinend nila sa akin, 'di ba? So hindi mo na alam kung totoo pa ba or hindi. So dito sila belong. 30% dependent on charities. Ito yung mga umaasa lang sa mga donations, okay? Then next, 23% are still working. Okay, ito naman yung mga until now working pa din. Kahit matatanda na, nagtatrabaho pa rin sila. Kasi ang maganda naman sa kanila, ayaw nilang umasa sa iba. Okay? Ang iba nga seniors na but still working. Mas konti naman yung mga ganito kahit papano, they are independent. Okay? Independent sila, ayaw nilang umasa sa iba. Kaya until now nagtatrabaho pa rin sila. But sadly, most of them walang pundar or naipon. Kasi sakto lang naman talaga yung salaries natin. Correct? So lastly, 2%. Ayan, 2% are financially independent. Okay, sobrang konti lang ng mga to. Sila yung walang problem financially. Sila yung may time freedom and financial freedom. Sila yung mga nakakapag-donate sa mga charities, sa mga foundations, and can help a lot of people. So 2% lang to, sobrang konti lang. Guys, question. Saan ka dyan belong? Sa 45%, sa 30%, sa 23%, o sa 2%. Again, ikaw lang makakapagsabi niyan. Okay? Ikaw lang makakapagsabi niyan. I believe, pag nasa IM ka, no doubt, dun ka papunta sa 2%. Naniniwala ba kayo dun? Pwede bang pa-comment na naniniwala ka pag dun ka papunta sa 2% once na sineryoso mo sa IM Worldwide? Diba? But then again, ang IM, this is just a tool. No? Lagi yung tandaan, ang IM, tool lang ito. Gusto natin mapasama sa 2%, totoo yun, kahit ako gusto ko mapasama sa 2%, but we have to pay the price. Bago tayo mapunta dyan sa 2% na yan, may mga kailangan tayong gawin. Are you learning? Pwede bang pa-comment kung may natututunan po? Ayan. Next, classification of countries na tayo. Okay, we have three kinds. So number one, first is underdeveloped. Ito yung mahihirap na bansa. Hindi pa kasi sila developed. Okay? Konti lang yung mga workers dito. Poverty is rampant. Mahirap yung bansa. Okay? White collar workers are very few. Konti lang yung mga workers dito kasi wala naman silang papasukan na trabaho. Ang labanan dito, small fish versus small fish. Kung mapapansin niyo yung mga bansa dito, maliliit lang yung mga negosyo. Wala kang makikita ang mga buildings dito, no? Maliliit lang yung business. So usually pag small business 'yan, hindi naman kailangan ng maraming empleyado or hindi naman kailangan ng empleyado. Usually owners din 'yung nagbabantay. Okay? Wala kang makikita ang mga buildings diyan sa bansa na 'yan. Second, developing naman. So developing, dito naman the nation is still making progress. Ito naman, hindi naman sobrang hirap ng bansa na 'to. May mga workers na din. Okay? It requires a huge amount of capital. Mix na tong bansa na to. May small fish na, may big fish na. Okay? May mga buildings na din dito. Why? Kasi developing na siya. So may mga big businesses na, may small businesses ka rin makikita. Okay? So halo-halo na yan.
may mga maliliit na negosyo, may makikita ka, may mga buildings na din. So yung country na to is developing. Next, lastly, third, developed. Okay? Ito naman, middle class workers, may mga sa Pilipinas, may kaya sila, pero pagdating sa bansa nito, ano sila, mahirap sila, okay? Kumbaga, trabahador pa rin sila sa mga bansang ito. Maraming workers tong bansang to. Okay? Kasi madaming companies na dito na kailangan ng mga workers. Okay? Big fish versus big fish na ang labanan dito. Big companies na. Puro buildings na yung makikita mo dito. Wala kang makikitang maliit na tindahan. No? Puro malalaki na. Kaya hindi ka na makakapag-open ng small business dito kasi nga, developed na tong country na to. Wala ka ng laban. Okay? Example, Canada. Example, US. Etc. Okay? Guys, question. Tayo, saan tayo belong dito? Okay? Pwede bang pa-comment? Saan tayo belong na country? Sa underdeveloped ba tayo? Sa developing ba tayo? Or sa developed na? Medyo delayed talaga sa FB. Ayan. So, ang maganda sa IM, no? Ayan, wait lang. Ayan, may nag-comment. Developing. Second, developing. Nasa developing country tayo. Small fish versus big fish. Mahirap makipagsabayan ng negosyo pag wala kang malaking kapital sa ganitong country. Okay? Kakainin ka ng malaking kumpanya. Ang maganda sa IM, hindi mo kailangan maging big fish agad para kitain mo yung kinikita nila. Do you agree? Yeah, we are very blessed. Kahit small lang ang kapital, eh malaki naman ang pwede mong kitain. Okay, next na tayo. Are you learning? Next, years in school. So ito, para lang may idea kayo, ilang taon yung na-spend natin na time or years sa school. Sa preschool, 3 years. K-12, that's 12 years. Sa college naman, umaabot yan ng 4 to 7 years, di ba? Total of 19 to 22 years. That's one third of our life. Guys, I'm not against school. Okay? Kasi nag-aral din tayo and part of our foundation, galing yan sa school. Diba? Yung mga natutunan natin like magbasa, diba? How to read, how to write, paano mag-add, paano mag-subtract, diba? Paano mag-math, etc. Ngayon, itong sinasabi ko sa inyo, galing lang ito sa mga billionaires na nabasa ko lang din. Diba? 19 to 22 years tayo nag-aral. Sa totoo lang, lahat ng pinag-aralan natin sa school, 10% lang siguro yung nagagamit natin ngayon everyday, di ba? Mga ganun lang eh. Kumbaga, okay ang school kasi dyan tayo matututo yung foundation natin, pero madami kasing subjects sa school na hindi naman natin kailangan ngayon. Kumbaga, nasayang lang yung panahon doon sa subject na yun na hindi naman natin nagagamit ngayon, di ba? Nung na-discuss sa akin yan dati, nung nabasa ko rin yan, sabi ko sa sarili ko, oo nga no, minsan hindi pinag-aralan sa school kung paano kumita ng pera, di ba? Kung paano maabot yung mga pangarap mo, never yan napag-usapan doon. Doon ko na-realize na, wait lang. Doon ko na-realize, kasi ang school designed yan para magtrabaho tayo. Okay? Doon ko na-realize na ang school designed yan to have a job. Okay? Kasi ang school, to tell you honestly, designed yan for us to be an employee. Reality speaking, to have a job. Masakit ito marinig guys, pero ang school, sabi nila, factory of employees. Diba? Masakit siyang marinig, pero kailangan natin siyang marinig. Ako nga, sabi ko sa sarili ko to, pag may mga anak na ako eh, ang gagawin ko, customized subjects na lang. Yung mga hindi kailangan na subjects, tanggalin na. Yung mga magagamit lang sa life nila, sa business, yung ipapaturo. Example, English. Ano pa ba yung kailangan natin? Communication skills, di ba? People skills. Ano pa ba yung importante sa everyday natin? Math. Di ba? Yung magagamit lang sa business tsaka sa life. Diba? Idagdag ko na rin. Ano ba yung pwede idagdag dyan? Na training natin sa IM Worldwide. DISC. Diba? Maganda, matutunan din ng mga bata yun. Diba? Kumbaga, mag-hire na lang tayo ng teacher na para sa specific subjects lang na yun. Diba? Para walang masayang na panahon. Tama? So ito, next na. Warning, reality check. Okay?
We finished school to secure a job but didn't learn about financial literacy to attain real security. Financial illiteracy is the root of our financial struggle. Most people are professionally literate but financially illiterate. Computation, guys. Sample computation. Ang retirement age natin dito sa Philippines, 65 years old. Diba? 65 years old. Sa school, nag-aral tayo 22 years. Yun yung diniscuss ko kanina. Then after school, di ba, sinabihan tayo ng in-advise sa atin ng parents natin, ay ka, pag after mag-school, go and get a job, di ba? Secure, para secured ka. Working for others, umaabot tayo ng 43 years para mag-work para sa iba. That's two-thirds of our life. Okay, in short, kumbaga, in short, sa school, tinuturuan tayong magkaroon ng degree. Okay? Sa school, tinuturuan tayong magkaroon ng degree. But never tinuro about financial. Diba? Maraming graduates, matatalino sa school, but in the end, diba? Wala rin naiipon. Pagtagal, broke, kumbaga broke pa din. Kumbaga, parang ganon. Kumbaga, kasi hindi ito tinuturo sa school, diba? Kaya we are very, very, very blessed na nasa IM tayo kasi yan, tinuturo yan dito. Agree? Ay, nakita yung computation. Sa school, one-third of our life. Then working for others, 43 years, two-thirds of our life. Diba? Sobrang tagal nun. Then after that, wala rin naman naiipon yung mga tao. Diba? Ako personally, every time na naiisip ko po ito, 12 years ago na na-invite ako sa MLM, I really, kumbaga, feel blessed. Sobrang blessed yung pakiramdam ko kasi sobrang daming tao, diba? Sobrang daming tao sa Philippines. Bakit tayo na-invite sa IM Worldwide? Bakit tayo na-invite sa networking? Diba? Yung ako yung nag-invite sa akin before, thanks, very thankful ako doon. Hindi ko kilala. Diba? Out of nowhere, na-meet ko lang sa internet. Tapos nakasama ko sila press, sila GM, diba? Positive people, same vision, same mission. Diba? Ikaw guys, pwede bang pa-comment? Nafe-feel mo ba yon minsan na sobrang blessed tayo, na nasa IM tayo? Diba? Pwede bang pa-comment na feeling blessed ka na nasa IM Worldwide ka? Diba? Imagine, naiisip ko nga ito eh, kung kunwari hindi ako na-invite before sa networking, 'di ba? Ano kaya ang ginagawa ko ngayon? 'Di ba? Ikaw, kung hindi ka na-invite sa IM, ano kaya ang ginagawa mo ngayon? 'Di ba? Ako naiisip ko 'yan madalas. Kaya sobrang blessed tayo. Okay? Next. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Totoo 'yan, 'di ba? People work all their lives. Kumbaga, naubos yung oras natin working for our boss, pero in the end, wala rin tayong nasa-save. Okay? Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Kumbaga, yung tinuturo sa school, formal education yon, pangbuhay lang yun everyday. Sad but truth, di ba? Kumbaga, ang mga tao, wala silang ibang ginawa kundi mag-work sa boss nila. Hanggang sa tumagal na, di ba, tumanda na, wala pa rin na-save. Hanggang sa mag-retire na sila, na walang nangyari sa kanila. Di ba? Sabi ni Robert Kiyosaki to, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Diba? Yan yung sinabi ko kanina, ang school designed yan for us to have a job. Okay? Guys, ito, sample computation lang. Okay? If we start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 per month. Guys, imagine, makapag-save ka lang ng 10,000 per month. Okay? Nag-work ka, diba? Let's say, for example, mag-compute ka na lang kung ano yung age mo na nag-work ka. Let's say 21 years old, 10,000 per month times 12 months or 1 year, that's 120,000 per year. So 22 years old ka na nun, di ba? So add tayo ng 10 years, okay? So add ng 1.2 million, so that's, 31 years old ka na. Add pa tayo ng 10 years, okay? So magiging 2.4 na yung savings mo, 41 years old ka na nun. Then add pa tayo ng 10 years, 3.6 million na yung na-save mo. 51 years old ka na nun.
30 years of working. Imagine mo. Diba? 30 years ka nag-work, 3.6 million lang yung nasave mo. Kung may nasa-save ka sa job mo. Ito kasing computation na to, wala kang expenses. Pero syempre, kung i-compute kasi nun, hindi tayo matatapos dito. Ito, pag may nasave ka, 10,000 per month. 30 years of working, 3.6 lang yung may ipon mo. 3.6 million lang. Guys, dito sa IM Worldwide, di ba nakita niyo naman yung mga mentors ninyo? Di ba meron 21 million, almost 21 million na yung kinita niya. Meron dito 18 million na. May iba naman 13 million, iba 5 million, iba 10 million. Ang maganda dyan, exponential pa. For example, yung 21 million na kinita ngayon, this year pwedeng magdoble yan, 42 million na yan next year. Exponential kasi siya eh. Di ba? Kumbaga, yun yung maganda sa IM Worldwide. Are you learning? May natutunan ba, guys? Grabe, no? Sobrang tagal niyan. 30 years. Yung iba nga dito, kakapasok pa lang eh. After a week, kumita na ng, di ba, just for you, 200,000. Kumbaga, ito yung reality sa labas. Okay, next tayo. Ang buhay daw, parang ganito. Familiar, guys. Alam niyo yung hamster? Di ba may laruan yun? Yung running wheel ang tawag doon. Running wheel ng hamster. Yung, di ba may laruan sila na gano'n? Yung tumatakbo sila. Na-compare dyan yung buhay daw ng employees. Okay, na-compare dyan yung buhay ng mga nagtatrabaho sa labas. Working tayo every day, di ba? Takbo dito, takbo doon. Akala natin may napupuntahan tayo, pero wala pala. Stuck tayo sa isang place. Di ba? Hanggang sa mapapagod na lang tayo and we'll just realize na wala palang nangyayari sa atin. Walang progress. Okay, are you learning? Guys, sorry ha, pero realities lang yung sinishare ko sa inyo. Ito lang din yung na-realize ko nung nagsisimula ako sa networking. Okay, next. What is material wealth? Okay, what is material wealth? Wait lang. Material wealth, it is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. Okay? Ano pang ibig sabihin yan? It is the number of days we can survive without working. Example computation. 200,000, example, may 200,000 savings ka sa bank. Okay? Bank savings. Example, may 200,000 ka. And then, ang monthly expenses mo is 50,000. So, divide natin yan. 200,000 divided by 50,000, that's 4 months. Or 120 days. So, ibig sabihin, guys, ang material wealth mo is 4 months or 120 days. Di ba? 4 months ka lang mabubuhay. Di ba? For example, may savings ka na 1 million. Ang gastos mo per month, 500,000. Ibig sabihin, 2 months ka lang buhay. After that, broke na ulit. Tama ba? So, for example naman, taasan natin. May 10 million ka sa bank. May 10 million savings ka. Pero ang gastos mo, 1 million per month. Diba? Kung i-divide mo yun, that's 10 months. 10 months lang. After nun, mahirap na tayo ulit. Tama ba? So yun pala yung material wealth. Ngayon guys, check natin. Diba? Magkano kaya yung material wealth natin ngayon? Compute mo. Ang iba sabi 3 months. Ang iba 6 months. Diba? Ang iba naman 1 year. Ang iba sabi wala pang 1 day. Ang iba, hindi pa tatagal ng isang araw, no? Ubus na yung ano niya, material wealth niya. Diba? Kumbaga, guys, dyan natin ma-realize na kailangan talaga natin magsipag and we are very blessed dahil yung sipag mo dito sa IM Worldwide, hindi yan masasayang. Okay? Walang matatapon dyan. Okay? Yan yung material wealth. Compute mo na lang kung ilang days or ilang month or ilang years sa'yo. Next, pag-usapan natin asset. What is asset? Asset puts money in our pocket versus liability. Ano naman ang liability? Takes money out of our pocket. Anything na nagpapasok ng income mo, asset yon. Okay? Example, IM Worldwide. Asset ang IM Worldwide, correct? Ano pa ba yung example ng asset? Allowance sa mga magulang, asset ba yon? Di ba? Anything na nagpapasok ng income, allowance, di ba? Asset yon. Example naman, liability. Ano ang mga liability, gastos, or naglalabas ng money? Question. Guys, may question ako sa inyo ha. Ang car ba sa IM Road, ang kotse ba? Or car, asset ba yan or liability sa atin? Pwede bang pasagot kung asset or liability ang kotse sa IM Worldwide?
Diba? Ito, ang coach sa atin, para lang clear sa inyo, no, kung bakit kayo pinaglalabas ng mentors yun ng car. Kasi asset siya kung gagamitin mo ng tama. Kung makapag-inspire ka, di ba? Liability siya kung after mo maglabas ng car, eh pumasyal-pasyal ka na lang, hindi mo ginamit sa business. Liability yon. Remember, lagi niyong tandaan to, ang kotse sa atin, ang cars natin, tool lang ito para makahelp ka sa organization mo para mag-grow. No? Yung kotse mo ngayon, hindi yan yung pangarap mo. Hindi mo pa yan pangarap. Okay? Ang kotse dito sa IM Worldwide, tool ito para mag-grow yung organization mo. Example, guys, basic example, bumili ka ng MacBook. Diba? Ang dami kong nakikitang bumibili ng mga MacBook ngayon eh. Diba? Uso sa atin ang MacBook Pro ngayon. After mo bumili ng MacBook, kumataw ka, ginamit mo sa marketing, lalong dumami yung pay-ins mo. Diba? Pag ganun, asset yon. Tama? Pangalawang example naman, bumili ka ng MacBook Pro. Diba? Mas ginanahan ka. Saan? Mas ginanahan kang manood ng Netflix kasi ang ganda eh. Ang ganda ng speaker, ang laki ng screen, di ba? Mas ginanahan kang manood ng mga vlog, etc. Ang ibig sabihin, depende sa atin kung paano mo ito gagamitin. Are you learning? Move na tayo, guys. May natutunan ba? Ayan. Next, economic trend. Saang panahon na ba tayo, guys? Agricultural age. Guys, ito, those who have the land own the wealth. Itong panahon na to, ito yung age ng mga lolo at lola natin. Pansinin niyo, yung mga lola at lolo natin, sila yung may mga lupain. Di ba? Sila yung mga nagpapamana ng mga lupain sa atin, yung mga lolo at lola. Yan yung panahon nila. Pag marami kang lupain, ikaw yung may kaya. Di ba? Tapos pinapamana nila sa mga mama at papa natin. Tama? Yun ang labanan before. Pag marami kang lupain, mayaman ka. Ganun before. Okay? Move tayo. Ito naman, industrial age. Sabi dito, those who have the machinery own the wealth. Okay? Industrial age naman to. Ito naman, age naman ito ng mga magulang natin, ng mga parents natin. Diba? Kaya in demand noon yung mga employees. Diba? Pag loyal ka sa company mo before, aalagaan ka talaga nila. No? Kompleto yan sa benefits, diba? Nagtataas, nag-increase ng salary, alaga ka talaga before. May kilala nga ako eh, 30 years na nag-work sa bangko. Okay? Imagine mo ha, 30 years nag-work sa bank. May company card din siya. Di ba? Kompleto sa benefits. Kompleto. No? Pero one day, napag-isipan niya na gusto na niya mag-resign. Gusto na niya mag-resign, umalis ng company. Pero yung company nila, ayaw siyang paalisin. Di ba? Inofferan siya ng higher salary. Di ba? Mas binigyan ng mas maraming benefits. Pero yung tao kasi, decided na talaga. After nun, pumunta ng ibang bansa para mag-caregiver. Diba? So, yan yung panahon ng industrial age. Panahon nila yun. Diba? Kumbaga, na-mindset kasi sila noon na kailangan natin ng job. Kumbaga, ang kailangan natin is job security. Pero guys, lagi nyo tandaan to ha. Reality speaking, hindi na siya applicable ngayon. Ulitin ko, yung job security, hindi na siya applicable ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang daming nawalan ng trabaho. Tama? Ang mahirap kasi sa atin, sa panahon natin, di ba? Nagbago na ang panahon. Kumbaga, iba na eh. Iba na yung panahon ngayon. Pero yung advices sa atin ng mga matatanda or ng mga magulang natin are still the same. Di ba? Kumbaga, outdated na yung advices nila. Hindi na siya applicable ngayon sa panahon ngayon. Okay? Ang panahon ngayon, ano na ba ngayon? Information age na tayo. Okay? Those who have the right ideas, information, and network own the wealth. Ulitin ko, those who have the right ideas or information and network own the wealth. Ito na yung panahon natin ngayon. Information age na tayo, guys. Diba? Paramihan na ng kaalaman ngayon. Advantage mo pag mas marami kang alam. If you have big network, advantage mo yun. Pansinin ninyo sa mga bata ngayon, ayaw na nilang magtrabaho. Diba? Lahat home-based na. Diba? Tapos yung iba freelance pa, sa bahay na lang. Diba? Pag may sa panahon ngayon, pag may internet ka, kikita ka, yun na yun. Tama, information age na ngayon eh. Di ba? Hello, Elise, Ro, Mentor Elise. And tama siya, information age na now. Di ba? Sa panahon ngayon, di ba? Panahon na ng network marketing ngayon. Kaya sobrang blessed tayo kasi nasa IM tayo eh. Di ba? Kung nasaan ka, kung nasaan tayo ngayon na platform, eh yun pa yung booming ngayon kahit pandemic. Na-realize mo ba yun? Di ba? Kumbaga, information age,
internet na lang yung kailangan mo, di ba? Internet na lang din yung kailangan mo. Wala na tayo, lagi yung tandaan, wala na tayo sa agricultural and sa industrial age ngayon. Ibang-iba na talaga. Kaya yung mga advices dyan before, hindi na talaga siya applicable ngayon. Diba? Kailangan yung mga ituturo natin sa mga anak natin, yung applicable na rin ngayon. Are you learning? Next. May natutunan ba, guys? Move na tayo. Ito yung isa sa favorite ko. Cash flow quadrant. Sinong familiar na dito? Next is cash flow quadrant. Sabi dito, meron daw four types. May four types daw na tao sa society natin. Isa-isahin natin. Okay? E4, employees. Okay? Ito naman, you have a job. Examples, call center agents, nurses, or teachers. S naman, S for self-employed or small business owners. They don't have a job, no, but they own it. He is the job. Kumbaga, you own a job. Ikaw yung may-ari ng trabaho mo. Yung mga tao na to, ayaw nila yung may mga boss. Ayaw nila yung may, yung nagmamando sa kanila. They are their own boss. Sila yung boss. Yung sarili nila yung boss nila. Yung mga tao nito, na to, ang gusto nila, may freedom sila. They want independence. Example, doctors, lawyers, engineers. Diba? Small business naman. Example, sari-sari store, food cart business, or direct selling. Sa both, ano na to, sa left side, yung dalawa na yan, both E and S, diba? Question. Guys, may question ako ha, sa E and S. If ever magkaroon ng emergency, for example, tapos biglang hindi sila nakapag-work, di ba? Nagkasakit, hindi sila nakapasok sa work nila, question, may income ba sila or wala? Di ba wala na? Meaning, sa side na to, yung dalawang to, no work, no pay. Pag hindi sila pumasok, walang sweldo. Ganun kasimple. Okay, for example, basic example. Example, doctor ako. Nagkasakit ako. Okay, example, doctor ako, nagkasakit ako. May patient ako nung araw na yon. No? Nagkasakit ako. Pwede ko bang ipasa yung pagiging doctor ko sa iba? Syempre hindi, 'di ba? Meaning dito din nagfo-fall yung tinatawag na singleness. Singleness ibig sabihin niyan, sila lang ang pwedeng gumawa ng work nila. Hindi pwedeng ipasa sa iba. In short, no work, no pay. Okay, are you learning? Now let's move sa right side. Yung right side naman, yung B. B for big business owners. They own the system, di ba? You own the system. Example, fast food or house for rent. Di ba? Di ba? Dito natin na-apply yung tinatawag na duplication, which is ang ginagawa ng mga rich people. Di ba? Next, law of leverage. Ito naman guys, itong law of leverage na to, ito yung sikreto ng mga successful business owners or successful businessman. Itong law of leverage na to, open secret ito. Anong ibig sabihin ng open secret? Ibig sabihin, ito ang sikreto nila. No? Ito yung sikreto ng mga successful businessman kung bakit kumikita sila ng malaki. Pero this is open for all once na nalaman mo. Okay? Open secret siya. From the root word lever, right? From the root word lever, napapadali ang isang bagay. Kumbaga, they are hiring people to do the job for them. Nag-hire sila ng mga tao para magtrabaho para sa kanila. Okay? Are you learning? Yan. Ang mahirap sa atin, sa country natin, ganito. Sabi ni Mentor Elise, secretary muna magbubunot ng ngipin mo. Ano ba? Hello? No work, no pay. Sabi ni Marisa. Ito naman. Ang mahirap sa country natin, guys, sa bansa natin, madaming big fish na. Or big businesses, di ba? Big business owners. May ito, true story to ha. Share ko lang sa inyo. Meron akong kakilalang OFW, nag-work siya doon, nag-ipon siya, di ba? Yun naman yung goal ng mga OFW eh. Pag tinatanong natin, anong goal nila pag uwi nila ng Philippines, mag-open daw ng business, di ba? Meron akong kilala, OFW siya, nag-ipon siya, di ba? Nag-ipon siya. And then pag uwi niya ng Philippines, nag-open siya ng small business niya. Okay? Yung kakilala ko, nag-open siya ng botika sa probinsya namin. Okay? Nag-open siya ng botika. Ano yung botika? Yung parang maliliit na antagan, pharmacy, ganun. After niya mag-open, inasikaso niya lang, nagbakasyon siya, 2 months. After niyan, bumalik siya sa ibang bansa para mag-work ulit. After 2 years, umuwi siya sa province nila. No? Pagbalik niya,
Alam niyo yung ano, alam niyo yung pagbalik niya, yung botika na natinayo niya, na inopen niya, tinabihan ng mercury. Tinabihan ng mercury drugs. Alam niyo yung nangyari sa botika niya? May narinig na ba to? Alam niyo yung nangyari sa botika niya? Naging butikina. Noon, nagsara na yung sinara niya na lang. Kumbaga, tinabihan niya, tinabihan siya ng mercury, nagsara na lang yung botika niya. Kasi mas malaki yun. Kung ako, for example, kailangan ko ng gamot. Saan ako bibili? Doon sa maliit na botika or sa kilala na mercury na? Siyempre, doon ako sa mercury, di ba? Kaya sobrang hirap makipagsabayan sa mga traditional businesses ngayon kasi kakainin ka lang ng malalaking companies. Di ba? Taga-Ilagan Isabela po ako. May mga maliliit na tindahan doon. Okay pa sila before, kumikita pa, pero nag-open yung mga malls doon, nako, wash out lahat. Na-wash out yung mga maliliit na negosyo since nag-open yung mga malls doon. Are you learning? Example. Hi, Tita Ton. Nanonood si Tita Ton. Example. Example. May nakita kang newly opened spaghetti house. Or example, may spaghetti house. Okay? Suki ka na doon sa spaghetti house na yun. Then biglang may nag-open na Jollibee sa tabi niya. May nag-open na Jollibee or McDo sa tabi niya. Question, saan ka nabibili? Sa Jollibee or spaghetti house na maliit lang? Parang karinderya. Same price naman. Diba? Kung ako, papipiliin mo, doon ako sa kilala na, sa Jollibee. Tama? So, kumbaga, ganun, mahirap na talaga yung labanan ng traditional businesses kasi nga, may mga malalaki ng kumpanya dito. Early learning. Then lastly, ay naman for investors. Ito naman, money works for you. Money works for them. Ito yung naghahanap na lang sila ng mga paglalagyan ng money nila to grow. Diba? LOI means leading on interest. Okay? May mga marami ng cash tong mga to, kaya naghahanap na lang sila ng mga opportunities kung saan nila ilalagay yung money nila. Okay, dito sa right side na to, sa right side, big business owners and investors, kahit magkasakit sila, magbakasyon sila, they still earn. Guys, gusto niyo good news? Pwede bang pa-comment? Ang good news, kung nasa left side ka ngayon, okay yan. Okay, walang masama dyan kung nasa left side ka. Ang maganda dyan, stepping stone mo yan. Okay, and pwedeng-pwede kang makamove sa right side through IM Worldwide. Diba? Marami nang ganyan sa atin ngayon. Example, si mga mentors ninyo. Example, mentor Catherine Policarpio. Before, employee siya. Call center agent siya. Diba? Nasa e-side siya. Correct? And then, nag-IM siya. Part-timer lang sa una. And then, eventually, nag-full-time na. Ngayon, nasa b-side na siya. Diba? In the future, 3 to 5 years from now, nasa I na din yan, malamang. Tama? Kaya kung nasa left side ka ngayon, okay lang yan. Ang goal mo, makapag-transfer ka kaagad sa right side. Are you learning? Hey, move na tayo. Pag-usapan na natin ang pangarap. Sino ba may mga pangarap dito? Pwede bang pa-comment? Guys, example, house and lot ni Mentor May. No? 25 million ang worth. Ferrari or dream car ninyo, example, ng tulad kina Mentor Peach and kina Mentor May. Example, 50 million, Ferrari. No? Then travel, let's say 10 million ang worth niyan. Then savings, let's say 50 million. Magkano total niyan? Total niyan, 100 million. Okay? Ang question, paano natin makukuha yan? Paano natin makukuha yung 100 million na yan? Diba? Ang tanong, posible ba yan sa ginagawa natin ngayon? Possible ba yan sa job natin ngayon? Diba? How about multiple jobs? Diba? Diba uso yan sa ibang bansa, yung marami kang trabaho, yung marami kang job? Alam nyo, reality speaking, diba, sinabi ko naman to pa ulit-ulit kanina, ang job, designed po yan for us to work forever. Kaya po siya tinawag na hanap buhay kasi mahanap lang tayo ng pangbuhay natin araw-araw. Hindi siya hanap yaman. Diba? Kaya siya hanap buhay kasi humahanap lang tayo ng pangbuhay araw-araw. Tama? So paano? Diba? Ako po, personally, nung hindi ko pa alam ang networking, syempre yung ganyang amount, diba? Yung bahay na yan, yung mga expensive cars na yan, travel around the world, yung savings na yan, lahat yan, gusto natin yan. Sino ba naman yung ayaw, diba? Pero, kumbaga, hindi lang natin alam kung paano natin makukuha. Correct? That time, studyante po ako sa UP.
Gusto ko niyan, di ba? Kumbaga, sinong hindi? Gusto natin lahat yan. Pero ang tanong, how? Paano? Do you agree? Di ba? Ngayon, eto na siya. What is MLM? What is MLM? What is multi-level marketing or network marketing? Ano ba talaga yung pinasukan natin? Bakit sobrang daming buhay ang nababago nito? Di ba? Bakit yung mga top mentors ninyo baliw na baliw dito? Diba? Kailangan alam natin, guys, kailangan alam natin kung ano yung sinalihan natin. Okay? Para ma-maximize natin yung benefits nito. At pag may nagtanong, sir, for example, ano ba yung IM Worldwide na yan? Diba? Hindi ba scam yan? Dami ko nang kilala, hindi naman kumita dyan, diba? Para alam mo yung isasagot mo. Okay, guys, yung book sa right side, sinulat yan ni Donald Trump and ni Robert Kiyosaki. Both billionaires yan and best-selling authors sila. Business tycoons din sila. Ang title ng book na sinulat nila, Why We Recommend Network Marketing. Imaginin mo, billionaires yan sa ibang bansa, pero nire-recommend nila ang networking. Di ba? That means, ang IM Worldwide, hindi ito small business lang. Tandaan mo ito. Ang IM Worldwide, hindi ito maliit na negosyo. Big time na negosyo ang IM Worldwide. Malaking negosyo yung sinalihan mo. Sila mismo, yung dalawang yan, hindi nila i-recommend yan kung hindi. Kung, di ba, kung maliit na negosyo lang to, hindi nila i-recommend yan. Tama ba? Tama? Okay, share ko lang ha. Ito yung dalawang books, first two books na nabasa ko nung nagsisimula ako sa networking. Hindi ako mahilig magbasa ng book before, pero nung na-experience ko tong dalawang to, dun ako, kumbaga, nagkaroon ng, nagustuhan ko nang magbasa dahil ang dami kong natututunan na never ko natutunan sa school. Diba? Yan dalawang yan, yan yung una kong nabasa. Marami pang iba, pero yan yung first two. And I suggest na bili kayo yan at basahin nyo paulit-ulit ng maraming beses. Sobrang ganda and powerful yan, guys. Hindi ko yan recommend kung hindi. Yung, diba, yung LOL, aware naman na dito, available yan sa office natin. Yung Rich Dad, Poor Dad, diba, mabibili nyo yan sa bookstores. Mura lang yan. Sobrang mura lang. $450 or $500 lang yata. Investment natin yan. Okay? So, realities din yung dinidiscuss dyan. Next. Network marketing. What is network marketing? It is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and business opportunity. Diba? Business ito na pwede kang kumita sa pagbenta ng mga products at sa marketing plan. Yun yung maganda. Okay, next. Kinds of business system. We have three kinds, conventional or traditional. Example ng mga traditional businesses, groceries, computer shops, or salon. Okay, yan yung mga conventional or traditional businesses. Okay, yung negosyo na yan, small investment lang ang kailangan mo dyan, pero yung income, maliit lang din. Minsan, hindi pa sure kung kikita ka. Small lang yung risk kasi yung investment, maliit lang din. Okay, next, franchising. Franchising, example, fast food, convenience store, or milk tea house, coffee shop, ganyan, franchising yon. Ito naman, big investment ito. Not sure naman yung income mo. Pwedeng malaki, pwedeng maliit din. Pero yung risk mo, malaki kasi nga, malaki yung nilabas mo. Kasi ipaparenovate mo pa yung pwesto mo. Di ba? Hindi naman pwedeng pangit. Kasi may mga requirement din yan. Kailangan pare-pareho yung itsura. Di ba? So, malaking investment yan. Ngayon, third and lastly, IM Worldwide Network Marketing. Ang maganda dito sa company natin, small investment lang, pero income mo, sobrang laki. Depende sa work mo. Okay? Depende sa trabaho mo. Walang risk dito. No risk. Why? Kasi pag nag-join ka, may kapalit agad na package eh. Diba? 100%. Para ka lang nag-shopping. Kung nakasama ka nga nung promo, 200% na agad yung products mo. So, walang risk. Kasi bawi mo na agad eh, di ba? Para ka lang namili. Para ka lang nag-shopping. Tama? So, wala nang talo. So, it's up to you kung gusto mo pa makuha yung benefits nito. Ganun kaganda yung sinalihan natin. Okay? Next. Bakit ba kumikita? Marami pa rin nagtatanong until now, bakit sobrang laki ng kitaan sa networking or sa IM Worldwide? Bakit kaya? Guys, ito yung sagot. Okay? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit malaki yung kinikita ng mga members or distributors sa IM Worldwide kasi ito yung sikreto. Okay? Distribution channel. Next.
Sa traditional business or sa conventional business, ang way of marketing nila, ano? Pwede bang pa-comment yung way of marketing nila sa mga traditional business? Example, TV, di ba? Radio, ano pa? Billboards, newspapers, mga dyaryo, mga celebrities, di ba? Kumukuha sila ng mga endorsers para ma-endorse yung product nila. Alam nyo guys, ang investment dyan, millions yun. Okay, sobrang laki, hindi biro yun. No? Promise, sobrang laki. So ganito sa traditional business. Example, pwede ba kayo magbigay ng example product? Example, basic example, sigarilyo. Huh? So ito, yung channel ng distribution. From factory, di ba ang gumagawa ng product, factory. So after factory, diretso yan sa wholesalers, yung mga maramihang bumibili. After wholesalers, diretso yan sa middleman. Yan yung mga agents. Yung mga nag-o-offer, di ba? Mga ahente. Ngayon, after nila, ino-offer nila sa mga retailers, ito na yung mga maliliit na tindahan. Di ba? Yung mga sari-sari store, yung mga groceries, retailers na yan. Yung consumers, tayo yon. Yung mga customers, tayo yon yung mga gumagamit ng products. Sa simula, from factory, let's say for example, piso pa lang yung product. Kaya pagdating sa atin, umaabot na ng 5 pesos. Bakit? Kasi nga, marami pa siyang dinadaanan. No? May wholesalers pa, middleman, may retailers pa. No? So compare natin sa networking or sa network marketing. Sa traditional networking, yung ginagamit nila na way of marketing, like for example, yung TV, yung billboards, yung radio, newspaper, wala nang ganun sa traditional networking. Ang gamit natin ay word of mouth. Okay? Gamit natin word of mouth, which is the most effective way to market. Di ba yung recommendations ng friends mo, di ba ng family mo, ng relatives mo, di ba doon naniniwala ka talaga pag sinabi niyang maganda yung product na to, di ba napapabili ka na din. Pero ang maganda sa company natin, oh wait, pakita ko muna to. Ito sa networking. Let's say for example, yung product piso pa lang from factory. So from factory, this, diretso agad sa distributors. Diretso agad sa inyo. Okay? Then from distributors, diretso agad sa consumers. Ang maganda sa distributors, pwede kang kumuha, mag-refer ng downlines mo. No? So any, ano yan, kumbaga walang limit. Unlimited yan. So distributors, dumadami. Then pagdating sa consumers, 5 pesos na rin siya. Okay? Ang maganda dyan, pag nagre-refer ka, pag nagbibuild ka ng team mo, nagle-leverage ka dyan kasi kumbaga may nagbebenta na rin para sa'yo. Diba? Kaya malaki yung income sa networking or sa IM Worldwide kasi yung profit sa conventional business na 10 to 20% or 30 to 60% na eliminate na yon, tinatanggal na yon. Diba? Sa conventional business or traditional, may mga ganyan pa. Pero sa IM Worldwide, wala na yung mga wholesalers, yung middleman, wala na yung mga retailers. Direct, lahat ng kinikita nila, diretso na sa inyo. Kaya malaki yung kinikita ninyo. Ganun siya kasimple. Okay? Ang maganda sa company natin, kinumbine natin yung ginagawa ng conventional at yung ginagawa ng conventional way of marketing, kinumbine natin sa IM Worldwide. 'Di ba? Kumbaga hindi naman natin kailangan gawin 'yun eh. Pero kumbaga ginawa na natin. Why? Para mas mapadali ang marketing natin. Naalala ko kasi to dati nung nagdi-discuss kami every time na nagto-talk kami, sobrang haba pa talaga ng intro namin. 'Di ba? Kasi kailangan pang i-open mind eh. 'Di ba? Kailangan mo pang ipaintindi sa tao yung networking kasi akala nila 'di ba yung iba tingin nila dito scam until now, 'di ba? Ngayon wala nang ganoon. Next, ewan ko kung na-experience nyo to guys ha. Na-experience nyo na pa to. May mga nag-i-inquire sa inyo, di ba? Dati. Ano yung IM? Di ba? Paano po ba yan? Dati, ganun yung mga tanungan. Pero ngayon, iba na. Alam niyo yung mga tanungan ngayon? Ma'am, magkano po ba ang package nyo? Paano po sumali? Di ba? Kukuha po ako ng silver 2.0. Di ba? Ganun na yung tanungan ngayon eh. Kumbaga, yung open mind na part, natanggal na natin. Guys, sino nakaka-relate sa ganun? Di ba ganun na yung tanungan ngayon? Kumbaga, tinanggal na natin yung open mind part para hindi na masayang yung oras ninyo. Di ba? Diretsahan na. Kumbaga, diretso pay in na. Do you agree? Ayan. Are you learning? Kaya, so, pansinin nyo, di ba? Mas madali na ngayon ng sobra compared dati. Kumbaga, walang talagang reason para hindi ka kumita.
Di ba, walang reason para hindi ka kumita sa IM Worldwide. Pag hindi ka kumita dito, kasalanan mo na yon. Kasi provided na sa'yo lahat. Okay? Now, yan, 30 to 60% yung natanggal. Sa inyo na napunta yan. Kaya malaki yung kinikita. Next, 8 reasons why we need this. Ba't ba natin kailangan si IM Worldwide? Bakit siya maganda? Bakit sobrang daming, di ba, na nababaliw sa IM Worldwide, di ba? Number one, you are the boss. Okay? May personal freedom ka. What does it mean? Wala kang boss dito. You are your own boss. Pag sa employment world kasi, may boss ka. Di ba? Bawal hindi sundin yung boss mo, yung pinapagawa ng boss mo. Pwede ba to? For example, nandiyan si Saiza nakikita ko. Example, sabi nung boss ni Saiza, Saiza, gawin mo nga tong accounting today, compute mo nga to. Pwede bang isagot ni Saiza, boss, mamaya na may ginagawa pa po ako. Boss, mamaya na may lakad pa po ako. Pwede niya bang sabihin yun? Siyempre hindi. Pag ginawa mo yun, fired ka. Maya-maya, wala ka ng trabaho. Tatanggalin ka talaga pag ganun ka. Diba? Dito sa IM Worldwide, wala kang boss. You are your own boss. Yung mentors mo, hindi mo yan boss. Pero nandyan yan to guide you, to teach you, and to support you. Kailangan mo sila. Okay? Pero ito guys ha, kadalasan sa atin, instead na maging advantage sa atin na wala tayong boss, eh nagiging disadvantage sa atin. Why? Kasi nga, wala tayong boss eh. Kaya ang nangyayari, okay lang kahit tamad-tamad tayo. Diba? Okay lang kahit hindi gawin ng IM kasi wala namang magagalit sa'yo. Meron bang ganun dito? Yung okay lang kahit tamad, eh wala naman, okay lang, wala naman akong boss dito, kahit late ako magising. Diba? Yun yung naging, instead na maging advantage siya, nagiging disadvantage siya. Okay? Sayang opportunity na may personal freedom ka kung hindi mo siya i-maximize. Diba? Tapos pag pagsasabihan kayo ng mentors ninyo, eh magtatampo, sasama yung loob. Guys, i-maximize natin yung personal freedom. Kasi pag ginamit mo yan as your advantage, sobrang ganda na mangyayari sa'yo. Guys, next, sa family gatherings. Example, sa family gatherings or sa graduation ng mga anak mo. Example, pag may job ka, di ba hindi ka makapunta kasi nga may trabaho ka. Alam niyo nung Christmas, nung New Year, madalas kami mag-Starbucks. Nakita ko yung mga barista. Sobrang dami nila. Sabi ko sa sarili ko, ang sipag ng mga to ah. Biruin mo, yung Christmas na and New Year, tatrabaho pa rin sila. Ganun kasi pag may trabaho ka, wala ka talagang freedom. Pag hindi ka naman pumasok, wala kang salary, kaya papasok ka talaga. Tama? Diba? Sa IM lang hindi, kasi yung staff natin, mahaba yung vacations nila. Diba? Next. Income is not fixed. Sa job, ang income, fixed yun. Diba? May monthly salary ka. Kahit gaano ka kasipag, fixed yan. Kaya nga ang iba, nagtatampo sa bawat isa, yung mga co-employees sila, naiinis sila sa bawat isa. Diba? Wala kasing iba, walang ginagawa, pero sumisweldo. Kahit mas masipag ka sa kasama mo, diba? Ang isa natutulog lang, isa nag-ML lang sa work, pero same kayo ng sweldo. Diba? Kasi nga, fixed siya eh. Sa employment world, ang income is fixed. Pero sa IM Worldwide, hindi dito fixed. Unlimited income ang meron dito. Depende sa trabaho mo. Pag mas masipag ka, mas mabait ka, mas malaki income mo. Ibig sabihin, ang effort mo, yun yung magiging katumbas ng income mo. Yun yung ibig ko sabihin, okay? Basta gawin mo lang na maayos yung IM Worldwide ng tama, maging masipag ka, sumunod ka sa mga mentors mo, maging mabait ka, maging disiplinado ka sa sarili mo, believe me, yung 3 million per week na binary allow natin na income, maabot mo din yun balang araw. Okay? You are your own boss. Next. Guys, two types of income. Active income. Anong ibig sabihin yan? It is received from performing a service. Example, tips, salaries, or commissions. Kailangan mag-work ka muna para bayaran ka. Pag nag-stop ka, stop din yung income mo. You need to be active for you to earn. Ganun siya kasimple. Kaya siya tinawag na active income. Pangalawa, residual income. Ano bang promise na IM Worldwide? Diba? Residual income. So residual naman, check niyo yung photos. Ibig sabihin ng residual income, ang income that continues even after the work is done.
It is making money while you are sleeping. Kahit natutulog ka, pwede kang kumita sa residual income. At yan ang promise ni IM Worldwide. Sa una, active pa kasi wala ka pa naman grupo, di ba? Saka ka magkakacheke sa IM kapag nagtrabaho ka. Pero eventually, pag ginawa mo to ng tama, pupunta ka na rin sa residual income. Check yung photos na nandyan. Yung effort, di ba? 100% pa yung effort mo sa simula. Okay, 100% pa yung effort mo sa simula. Yung income mo, pwedeng may income ka pero maliit lang or pwedeng wala pa. Zero pa lang yan. Then habang tumatagal ka, pag ginagawa mo to ng tama, yung effort mo magiging 75% na lang and then magkakaroon ka na ng mga downlines dyan, ng mga leaders under you. Diba? Na-duplicate ka na. Yung income mo, madadagdagan na yan. Magiging 25% na. Ibig sabihin, yung income mo galing sa 75% effort mo na lang, yung 25% galing na sa na-duplicate mo. Then habang tumatagal, habang ginagawa mo yung negosyo ng tama, ng maayos, diba, dadating yung time, kahit wala ka ng effort, zero na lang yung effort mo, yung income mo sobrang laki na. Nangyayari na yan sa mga mentors ninyo. For example, si Mentor May, si Mentor Peach, kahit wala na silang gawin, may kinikita na sila. Residual income ang tawag doon. Kahit matulog sila, kahit magbakasyon sila, may income pa rin sila. Okay, are you learning? Yan yung pwedeng mangyari sa inyo in the future once na sineryoso mo yung ginagawa natin, residual income. Okay, next. In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Ibig sabihin, sa simula, maliit pa talaga yung kikitain mo, pero in the future, in the end, di ba, kumbaga konti na lang yung oras na binibigay mo, pero malaki na yung kikitain mo. Okay? Number two, let's move. Number two na tayo. Are you learning, guys? May natutunan ba sa number one? You are the boss. Okay, you are the boss. Number two na tayo. Second. Power of leverage. Ito naman, guys. May tanong ako sa inyo. Okay, pasagot na lang ha, pa-comment. You have two options to earn. First option, pwede kang kumita ng 250,000 sa loob ng isang buwan. Okay, first option mo to earn 250,000 sa loob ng isang buwan. Pangalawang option mo, second option mo, sa unang trabaho mo, 0.01 centavo pa lang yung pwede mong kitain. Hanggang sa madodoble siya every day until ma-reach siya ang 30 days. Ito yung example. So ito yung example. Sa una, sa simula, di ba? Ah, wait. Wait lang. Ayan. So first option, pwede kang kumita ng 250,000 for 30 days. Then second option, 0.01 centavo sa first day until ma-reach niya yung 30 days, magdodoble-doble siya. Question, anong pipiliin niyo dyan sa dalawang yan? First or second option? Pwede bang pa-comment muna? First or second option? Comment naman. Ayan. So may nag-comment. Second option po. Ayan. Second option. Sabi ni Gil. Sabi ni Sean Michael. Second option. So ito yung example ng second option. Sa simula, maliit pa lang. Diba? Centavos pa lang yan. Diba? Hanggang sa nadodoble siya every day until ma-reach yung 30 days, 30th day, ang total income mo is 10,737,418 pesos. In short, maliit lang siya sa simula, pero lumalaki siya eventually habang tumatagal. Ang tawag dyan, principle of multiplier. Okay, sa IM, ganyan din. Sa una, maliit lang. Diba, ikaw pa lahat gagawa ng talks mo, ng closing mo, ng mentoring mo, ng training. Diba, minsan ibang bansa pa yung downlines. Diba, minsan sa ibang bansa pa yung downlines mo. Ang ibang bansa, so iba yung oras. Tama? Kailangan, ikaw pa yung mag-adjust sa oras minsan. Diba? So, sa lahat, talaga, ikaw pa gagawa niyan. Diba? We've been there. Na-try din namin lahat yan before. Normal yan, ha? Lagi mong tandaan
normal yung na-experience mo pagbago ka pa lang. Kaya wag ka magko-complain, okay? Pagbago ka, normal yan, okay? Pero pag nagtanim-tanim ka ng tama, okay? Pag nagtanim ka ng tama, magugulat ka na lang, lumalaki na yung income mo. Kaya never compare your income sa ibang mentors. Check their income, yes, para ma-motivate ka lalo, di ba? Para ma-inspire ka, okay lang i-check mo yung income nila, pero malagi mong isipin, kaya ganun yung income nila, kasi nagtanim yan ng maayos before, ng tama before. Okay? That's the power of leverage. You build yourself. Okay? Lagi mo tandaan to, ha? You build yourself. Ibibuild mo yung sarili mo. And then you build people. Diba? Magtuturo ka ng ibang tao. And then people build the business. Wag na wag kang mafe-feel lost. Diba? Iba na napapaisip ano kayang gagawin ko. Diba? Kung ano yung gagawin mo sa IM, just focus on developing yourself. Then build people, then yung business mo automatic lalago na yan. Are you learning? May natututunan ba? Sabi ni John D. Rockefeller, I would rather earn 1% of a 100 people's effort than 100% of my own efforts. So ito yung, ito guys, ito yung example ng table. Bakit ba kumikita ng malaki yung mga successful businessman? Bakit kaya, mag-isa lang naman siya, di ba? Bakit kaya sila kumikita ng ganun? Ito yung sikreto niyan. Pansinin niyo sa ibang bansa. Di ba, nag-multiple job sila. Ang reason nun, kaya sila naghahanap ng maraming trabaho kasi nga para mas lumaki yung sweldo nila. Pero syempre, limitado lang yung oras natin kung mag-isa lang tayo. We have 24 hours per day lang at matutulog pa tayo. Kaya maximum of 2 to 3 jobs lang ang kaya ng isang tao kung isasagarin niya yung katawan niya. Correct? Yung ibang mga successful businessman naman, bakit kaya sila kumikita ng 500,000 per day? Ito yung sikreto. For example, pag nag-work ka sa as an employee, 8 hours of work, that's 50 pesos per hour, 400 pesos per day. Para lumaki yung income mo, kailangan marami kang oras na magtrabaho. Correct? Pero hindi mo maabot, never mo maabot yung 500,000 per day, 250,000 per day, 100,000 per day sa employment worldwide kasi limitado lang tayo. Ang sikreto ng mga successful business owner, ito. Example, scenario 1, businessman with 30,000 employees. 30,000 employee, example, may negosyante, may 30,000 employees siya. 8 hours per day ang trabaho ng employees niya na 30,000. That's 240 hours per day. So yung may-ari ng negosyo, may 240,000 hours siya per day. Let's say, kumita lang siya ng 10 pesos per hour. That's 2.4 million pesos per day. Tama? Yan yung sikreto ng mga negosyante, yung mga big business owners. Okay? Power of leverage. Scenario 2 naman. Franchise business. For example, yung mga McDonald's, diba, Jollibee, may 100 branches ka, for example. May 5% royalty fee. Let's say, kumita lang ng 1 million per month. Yung isang branch, may 5% ka doon. 50,000 royalty fee noon. Kung may 100 branches ka, that's 5 million per month. Kaya yan, kaya ganyan yung kinikita ng mga malalaking negosyante kasi nga, yan yung power ng leverage. Yan yung ginagawa nila. Nag-hire sila ng ibang tao para magtrabaho para sa kanila. Ang maganda sa IAM Worldwide, pwedeng-pwede rin nating i-apply yan na hindi mo kailangan mag-hire ng mga tao na mag-work para sa'yo. Correct? Are you learning? Duplication is the name of the game. Ang yung tandaan to, duplication is the name of the game. Kaya, ang goal natin, mag-build talaga ng solid network mo. In the future, maniwala kayo sa, diba? Believe me, in the future, yung kinikita ng mga top mentors ninyo, ikikitain mo na rin. Basta ang goal mo, mag-build ka ng tao. Okay? Next, are you learning? Number 3 na tayo. Number 3, saves time and money. Okay? Saves time and money. Example, computation. Pag may job ka, let's say for example, ang salary mo is 15,000 per month. Times 12 months or 1 year, that's 180,000 per year. Times 40 years, pwede kang kumita ng 7.2 million pesos. Diba? 40 years yun. Sa IAM Worldwide, worst case scenario. Diba? Worst case scenario. Let's say, nakapag-save ka lang 200,000 per month. Sobrang liit niyan, guys, ha? Kasi diba, ang iba nga weekly na yan. Worst case na lang, medyo tamad-tamad ka pa. Medyo matigas pa ulo mo. Di ka yes mentor. Kumita ka na lang ng 200,000 per month. Times 1 year or 12 months, that's 2.4 million per year. Times 3 years,
Diba? Times 3 years, that's 7.2 million. Guys, ilang taon yung masasave natin? Ilang taon yung nasave natin? 37 years. Sobrang daming oras niyan. Diba? Sobrang daming taon yan. Diba? Sobrang daming oras yung masasave natin yan. 37 years. Sa simula, diba, sa totoo lang, mawawalan ka pa ng oras sa loved ones mo, diba, sa family mo, sa anak mo, sa mga magulang mo. Diba? Nung time na nag-network kami nila press, ganun din. Kung tanungin nyo yung parents ko, bihira nila ako makasama dati. Diba? Bihira nila ako makita kasi offline kami dati. Eh. Lagi kami nasa labas, nasa ibang lugar. Diba? Nasa Isabela ako, nasa Baguio ako, nag-network. Diba? Sila Mentor Peach, sila Mentor May, sila Mentor Kath, yung mga ibang mentors, Mentor Jonathan, ganun din. Diba? Hindi nila nakakasama sa simula yung family nila. Ngayon, alam nyo ba, very blessed kayo dahil bahay na lang tayo. Diba? Lockdown. Diba? Work from home na lang. Diba? Mas madalas kasama mo na yung family mo ngayon. Pero sa totoo lang, pag totoong humahataw ka, mawawalan ka muna talaga ng oras sa kanila. Muna. For the meantime. Hindi ko sinabing forever. Muna. Mawawalan ka muna ng oras talaga sa family mo. Kasi yan ang goal natin eh, di ba? Yung 17 years na matitipid mo, yan naman yung kasama mo na sila sa oras na gusto mo. Di ba? Yung oras, ikaw na magdidikta. Sa oras na choice mo, sa araw na gusto mo, di ba? Kung kailan mo gusto, hindi dahil wala kang choice. Di ba? Kung baga hawak mo na yung oras mo, may control ka na in short. Di ba? Wala kang problem financially. Ngayon kasi, pwede mo naman silang makasama eh. Di ba? Ngayon, pwede mo naman silang makasama. Pero, yung iba sa atin, problemado pa rin financially. Ang goal natin, while you are with them, eh wala kang iniisip financially. Are you learning? So number 3, saves time and money. Sobrang habang panahon yung pwede nating matitipid, tapos pwede nating spend sa family natin yan, nang tayo yung magdidictate kung kailan natin gusto. Next, number 4. Ang maganda sa IAM Worldwide, copy business lang. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ang maganda sa IAM, copy business. Ibig sabihin, kopya-kopya lang. Alam nyo guys, diba sa school, pag bawal, pag kumopya ka, ibabagsak ka. Diba? Tinuruan tayo sa school na maging independent ka, na magsarili ka. Ganun sa school. Tama? Pero sa totoong buhay, hindi pwedeng ganun. Ulitin ko, sa totoong buhay, hindi pwedeng independent ka. Hindi pwedeng nagsasarili ka. Kailangan magaling kang kumopya. Magaling kang mag-copy. Okay? Sa IM, pag magaling kang kumopya, eh magiging top earner ka. Okay? Sa IM, pag magaling kang kumopya, magiging top earner ka. Ganun siya kasimple. Next. Ayan. Copy means, di ba? Example. Kung paano magtrabaho yung mga mentors nyo. No, yung system na ginawa nila, kukopyahin mo lang. Kung paano yung mentoring nila, kung paano yung trainings nila, kopya-kopya lang. Huwag ka nang gumawa ng sarili mo. Di ba? Hindi pwede yung trial and error pa. Yung system ng mentors ninyo, proven and tested na namin yun. Nagamit na namin yun way back 2008 pa. Di ba? Yung mga new strategies, okay yun, i-apply natin. Pero yung basic, yung system na ginagawa nila, ikokopyahin mo lang. I-apply mo lang. Okay? Humility is a must. Guys, be humble. Guys, huwag na huwag tayong matakot mag-ask ng help or ask questions. Minsan, kasi akala natin, di ba? Akala natin, alam na natin lahat na sobrang galing na natin, na kaya na natin mag-isa. But in reality, hindi talaga. Madami pa tayong hindi alam. Di ba? Akala kasi natin, when we ask, akala natin, nakakababa siya, nakaka-downgrade siya. Pero hindi. Doon tayo matututo when we ask questions and when we consult. Minsan, yung hindi natin pagtatanong leads to our downfall and lead. Di ba? Pansinin nyo guys. Pansinin nyo to ha. May mga downlines ba kayo na consistently asking questions? Yung mahilig mag-consult muna sa inyo bago sila may gawin. Meron ba kayong ganung downlines? Yung nagko-consult muna sa inyo bago gawin ang isang bagay? Diba? I bet mas maraming resulta yon kaysa sa downline ninyo na hindi nagtatanong talaga. Do you agree? Hindi pwedeng independent lang tayo guys. Hindi pwedeng independent lang. Kailangan maging independently dependent tayo. Ulitin ko, hindi pwedeng independent lang tayo. Ang kailangan natin, maging independently dependent tayo. What does it mean? Independent ka, kaya mo mag-isa. Hindi pwedeng umaasa ka all the time.
'di ba? Hindi kasi hindi naman na tayo mga bata dito, guys, 'di ba? Hindi pwedeng sasabihan ka palagi. 'Di ba? Independently, ibig sabihin kaya mo mag-isa. But dependent ka pa rin. Dependent ka pa rin sa mga mentors mo or sa mga nauna sa iyo. You still consult whenever you need to. 'Di ba? Be independently dependent. 'Di ba? Stay humble. Next, copy the process, not just the results. Yung mga top mentors ninyo, 'di ba? Sila Mentor May, Mentor Peach, Mentor Aryan, Michael, Marlon, Kath, Ikay, Patsy, Jonathan, kumikita na 'yan ng mini, 'di ba? Yung iba diyan 500,000 per month, yung iba minimum 1 million, yung iba nag 2 million na. Yung mga may mga resulta na din, 'di ba? And I believe kung ano yung present nila ngayon, yun din yung gusto natin, tama? But take note, copy the process and not just the results. Meaning, kung ano yung mga ginawa nila before, bago nila narating nila, ngayon, yun yung kukopyahin natin. Minsan kasi, yung top mentor mo, for example, nagbakasyon. Diba? Ikaw, wala ka pang nabubuong grupo, bago ka pa lang, gusto mo agad gayahin yun. Hindi pa pwede. Gayahin mo yung process na ginawa nila. Are you learning? Next, be careful who you copy. Careful din tayo kung sino yung kinokopya natin. Kasi marami sa labas na akala natin successful, di ba? Check mo kung sino yung fina-follow mo. Di ba? Kung ano yung bunga nila, kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon, pag siya yung fina-follow mo, yun din yung mangyayari sa'yo. Okay? Kung kukopya ka lang din, kung ako sa inyo, syempre, huwag ka nang humanap ng iba. Huwag ka nang tumingin ng iba. Dito na sa IM, yung mga top mentors ninyo. Okay? Next, networking versus traditional business. Ang maganda sa IM Worldwide, pag magaling kang kumopya, yayaman ka. Lagi niyong tandaan to. Ang maganda sa IM, pag magaling kang kumopya, yayaman ka. Pag nagsishare ka ng ideas mo, pag nagturo ka ng mga alam mo, yayaman ka. Sa traditional business, ganito. Example. Example lang guys ha, may recipe ako ng spaghetti. Okay, sobrang sarap. Nagtayo ako ng business. Pumatok. No, pumatok yung business. Ngayon, sobrang lakas ng negosyo. Tapos, may tao na lumapit sa akin. No, may tao na lumapit sa akin. Gusto tanungin yung recipe ko. Question, i-share ko ba yung recipe ko? Di ba? Siyempre hindi. Bakit? Kasi pwede niyang kopyahin. Pag nagtayo yun ng business, mahati na yung market namin. Tama ba? Ganun sa traditional business. Sa traditional businesses, normal yan. Sobrang baliktad po sa IM Worldwide. Very opposite sa IM Worldwide. Dito, pag nag-share ka at nagturo ka at magaling kang kumopya, yayaman ka. Ulitin ko, dito sa IM Worldwide, sobrang opposite sa traditional. Sa IM, pag magaling kang kumopya, pag nag-share ka ng ideas mo, ng knowledge mo, pag nagturo ka, eh yayaman ka. Okay? For example. Guys, for example. Basic example. Familiar naman, di ba? SM, 7-Eleven, and Philippine Airlines or PAL. Lahat yan, big companies. Malalaki na yan. Proven and tested na yung system nila. Successful yan, right? Anong ginawa ni Gokong Wei? Diba, gumawa siya ng sarili niya. Ang ginawa niya, kinopya niya. Gumawa siya ng ano? Robinsons, ng Ministop, ng Cebu Pacific. Hindi na siya nag-isip ng concept, ng sarili niyang concept. Ang ginawa niya, ginaya niya lang yung existing na successful na. Diba? Ganun din sa IM. Okay? Ganun din sa IM. Pag alam mo proven yung sistema, di ba? Marami naging successful na and kumikita na, kukopyahin mo na lang. Are you learning? Copy business. Number 4, ang maganda sa IM Worldwide, kopya-kopya lang. Number 5 na tayo. Are you learning? Number 5, equal opportunity. So, ang maganda sa IM, okay, no age limit. Matanda, bata, pwede. May 12 years old nga dito, di ba? May 15 years old din. May seniors na din dito and very active. Di ba? Walang limit ang age dito. No requirements. No requirements. Pag gusto mong gawin ng IM, walang requirements. Like pag nag-a-apply ka ng job, di ba? May resume, etc. Ang requirements lang dito, pag may pangarap ka, pwede ka dito. Basta mabait ka, masipag ka, pwede ka sa IM Worldwide. Yun lang yung requirements mo. No discrimination. Okay, and all walks of life. Any background na meron ka, babae ka, lalaki ka, graduate ka, undergrad ka, di ba? Tambay ka, OFW ka, professional ka, di ba? Business owner ka, pwede ka dito. Kahit sino ka pa. Okay? Example, guys. Ayan, example.
So, eto, truck driver naman siya. Kilala si Ismael. Example income niya. Guys, imagine mo, truck driver. Diba? Undergrad si Ismael. Pag nag-apply yan sa labas, hindi yan matatanggap. Okay? So, ang background niya, before siya nag-IM, truck driver siya. So, example income niya, 295,680 pesos in just 3 months. Diba? Saan ka makakakita ng ganyan ang background pero kumita ng ganyan kalaki? 3 buwan. Pandemic income pa yata yan, guys, diba? Habang lockdown. Yun yung maganda. Diba? Pag nag-apply yan sa labas, hindi yan matatanggap. Pero dito sa IM Worldwide, nag-take siya ng risk, diba? Nag-join siya, trinabaho niya IM Worldwide, nagsipag siya, kumita siya ng 300,000, 3 months. Pwede na. Diba? Hindi yan masama. Tama? Next, move tayo. Diba? Sapphire na din si Ismael. Diba? Sa mga hindi pa nagsasapphire dito, diba? Sobrang tagal mo na, mag-sapphire ka na. Eto, diba? Sa totoo lang, mas marami ka pang connection, mas malaki ang connection mo kaysa kay Ismael. Diba? Pero siya nakapag-sapphire. Kung kaya ni Ismael, syempre, kaya mo din. Tama? Next. Diba? Mukhang mayaman na si Ismael, naka-quote na. Diba? Next, student naman. Pag ikaw, student ka, pwede ka rin sa IM. Sample income ni Carmela. Sample income ni Carmela is 371,000 in just 4 months. Diba? Studyante pa lang, hindi pa graduate. Nag-aaral pa lang siya. Kumita na siya ng almost 400,000 in just 4 months. Saan ka makakita ng studyante na pwedeng kumita ng ganyan? Again, pag nag-apply yan sa labas, syempre hindi pa matatanggap kasi hindi pa naman graduate eh. Diba? Carmela, sapphire na din siya. Diba? Kung nagawa ni Carmela, syempre magagawa mo din. Kung nagawa ng studyante, syempre magagawa mo din. Ang market nito, syempre students lang din, 'di ba? Eh ikaw negosyante ka, ikaw nag-work ka, mas matanda ka pa kaysa kay Carmela. 'Di ba? Ito, kumbaga equal opportunity, student lang siya. Okay, mukha na ring madam si Carmela. Next example. PWD naman, 'di ba? Si ano na din siya, sapphire. Rank title niya is Sapphire. Sample income niya, 470,000 total gross income niya. Okay, Sapphire na din siya. Si John Paul Tino. Congrats, di ba? Kahit PWD pwede rin. Sa mga hindi pa member na nanonood po ngayon, pwede ka maging part ng IM Worldwide. Yan yung maganda. No discrimination tayo. Okay, next, registered nurse naman from Kuwait. Example income niya, 653,000. Diba? Pandemic income yan. Habang nagtatrabaho sa ibang bansa as nurse sa Kuwait, pwede mo rin gawin negosyo kasi online na lang tayo. Okay? Sobrang laki yan. Si Dadel Belen, Mentor Dadel, diamond na siya. Okay? So, new car niya, latest car niya, yung Ford Mustang 5.0. Yung first car niya, I think ano yun eh, Charger yata. Charger din. Second car niya, Mustang. Diba yung mga sports car, makukompleto na niya. Kulang na lang Camaro. Next, Mentor Dadel. Next, architect from Dubai. Diba kung architect ka, diba engineer ka, pwede din. Taga Dubai ka, pwede din. Example income niya, 410,000. Diba si Paquito Laksao, Junior, Emerald na yung rank niya. So kung ano ka, engineer ka, architect ka, diba? Ano pa ba? Interior designer ka, pwede ka dito. Next, sales agent naman from Singapore, si Mentor Sam Palomo, di ba? So rank niya ng wife niya, si Rachel Palomo, Ruby Elite Executive na sila. Okay, any background, kahit sino ka pa. Pwede rin dentist, di ba? Kung may mga doctors dito, pwede din. Si Mentor Prim, sample income niya, 192,000. Di ba? 3 weeks yan. Ngayon, sapphire na din siya, Primrose Anuy. Dentist naman yan. Okay? And lastly, freelance model. May mga model po dito, di ba? Pwede mo rin gawin yung negosyo kahit anong background mo. Sample income niya, hindi ko nakita, nag-back siya. Sample income ni Mentor Mitch, almost 400,000 yata yun. Medyo maliit kasi, hindi ko mabasa. Wait lang. Ayun.
400,000 yata. Ayan, di ba? Emerald na rin si Mentor Michelle. Okay, so equal opportunity. Any background. Okay, no discrimination. Okay, nung nag-start po ako sa networking, student din ako noon. Di ba? Si Mentor May, fresh grad. Mentor Peach, fresh grad din. Si Marlon, high school graduate. All walks of life. Di ba? You are welcome here. Kasi mga hindi pa part that I am, if you're watching right now, you are very welcome. Okay? May dalawang car na rin si Mentor Mitch. May grupo na rin siya. And next, number six, time freedom. Okay? Ang maganda sa IM, isa ito sa promises niya. Time freedom. Okay, totoong time freedom, guys. Yung wala kang iniisip, kundi yung family mo lang. Diba? Aalis kayo, wala kang iisipin na trabaho. Diba? Minsan kasi ngayon sa atin, umaalis tayo, nagbabakasyon tayo, pero may mga iniisip ka pa rin na trabaho. Sa Emerald Wide, yan yung pwede niyang ibigay sa'yo, yung promise niya. Time freedom. Okay? So kahit umaalis ka, wala kang iisipin na work. Sa mga employees, for example, di ba pag nag-work tayo, for example, Sunday ngayon, tapos may party, may inuman. Okay? Party, may inuman, birthday party. Habang nasa party tayo, di ba, anong naiisip natin? Sunday ngayon, tapos nasa party, anong naiisip natin? Di ba? Party or work kinabukasan? Di ba? Di ba ang naiisip natin, ay, hindi ako pwede magpuyat, hindi ako pwede uminom ngayon kasi may work ako bukas, hindi mo ma-enjoy. Tama? Sa IM, isa yan sa promises niya. Basta gawin mo ng tama si IM Worldwide, yung pinapangarap mo na time freedom with your loved ones, makukuha mo din. Tingnan niyo yung pictures. Kasama nila yung parents nila. Nasa ibang bansa kami yan, di ba? Yung iba sa Holy Land, di ba? Iba naman si nasa ano ba to? Basta ibang bansa yan, di ba? Yan yung pictures, di ba? Kasama nila yung mga magulang nila. Travel incentive yan, all expenses paid yan. Pagbalik nila, may 6 digits ulit sila na cheque. Yan ang time freedom. Di ba? Sobrang sarap. Yan ang goal mo. Dumating sa time na mapasyal mo yung family mo, yung mga magulang mo, yung anak mo, no limits. Pag may request, di ba, maibigay mo. Tama? Kumbaga, walang iniisip na oras. Di ba? No weekends. Di ba? Ay, sa Sunday, sa Saturday, sa Saturday na lang tayo umalis kasi wala akong trabaho. Di ba? Walang ganon. Walang weekdays, walang day off muna. Diba? Any day, pwede kayong umalis. Lagi nyo tandaan to, in time, pag ginawa mo ng tama yung negosyo natin, magkakaroon ka ng totoong time freedom. Every day is a holiday kapag may time freedom ka na. Okay? Okay ba yun? Next. Guys, story. Real story ha. May story lang ako. Real story ito. I'm sure marami nakaka-experience ito. May isang bank manager. Okay? May isang manager sa bank. Alam naman natin, pag manager ka, super busy yan, di ba? Galing sa work, stressful ang work, super busy yan. Tapos pag uwi nila, super traffic pa. Pagdating niya sa bahay, excited sumalubong yung anak niya. Okay? Excited sumalubong yung anak niya. Sabi ng anak niya, "Hi papa, how are you? How's your work?" Eh yung papa niya, sobrang pagod, di ba? Sabi niya sa anak niya, "Anak, mamaya na, pagod ako eh. Mamaya na ha, later na lang." Eh, yung bata, syempre, makulit. Excited yan eh, di ba? Yung bata, makukulit. Very consistent ang mga bata. Sabi ng bata, "Papa, pwede malaman kung magkano yung sweldo mo per hour?" Lalong nainis yung papa niya. Sabi niya, pwede ba? Sabi ko, mamaya na, galing ako sa work eh. Pagod na pagod ako, hindi pa ako kumakain. Mamaya na lang. Kaso yung anak niya, sobrang kulit. Nagtanong ulit. Hanggang sa sumagot na lang siya para matapos na, sabi niya, "Anak, 400 pesos per hour ang sweldo ko." Sabi ng papa niya. Sabi ng anak niya bigla, "Papa, pwede pahiram ng 200 pesos? Nung narinig ng papa na yun, nagalit lalo yung papa niya, yung daddy niya. Sabi niya, "Matulog ka na nga lang. Pumunta ka na lang sa kwarto mo at matulog ka na." Nung patulog na yung papa niya, maya-maya, parang nakaramdam siya ng guilt. Alam niyo yun? Naisip niya, parang may mali yata sa ginawa ko kanina. Nakausap niya yung sarili niya, parang may mali. Nagtatanong lang naman yung anak ko. So ang ginawa niya, pinuntahan niya yung anak niya. So kumatok siya sa pintuan ng anak niya, sabi niya, "Anak, gising ka pa ba? Ito na yung 200 pesos na hinihiram mo kanina." Yung anak niya, teary-eyed. Diba, medyo maluwa-luwa yung mata niya, kagagaling lang yata sa iyak, nakatalukbong siya ng kumot. Pero biglang napasmile, nung inabot sa kanya yung daddy niya, yung 200 pesos. Bigla siyang tumayo, tumakbo siya sa cabinet niya at may kinuha siyang plastic of coins. Puro barya.
Maya-maya, binigay niya sa daddy niya. Sabi niya, "Daddy, Papa, ito po, 400 pesos. May 400 pesos na ako total. Itong coins na to, inipon ko ito, 200 pesos. Plus yung 200 na hiniram ko sa'yo. Daddy, pwede po bang pahiram ng or pabili ng 1 hour mo para makapaglaro tayo?" Diba? Yung story na yan, sobrang lungkot. Nangyayari talaga yan. Diba? Reality talaga yan. Masakit yan. Kaya yung iba, hindi close sa mga magulang nila. Diba? Yung iba, hindi close sa mga magulang nila. Why? Kasi lumaki sila nang wala silang magulang. Tama? Kaya we are very blessed dahil yan, yung ganyang scenarios, yung mga ganyang stories, eh pwede nating makat yan through IM Worldwide. Okay? Are you learning? Sabi ni Marisa Maximo, katouch naman. Diba? Next, lastly, malapit na tayong matapos. Number 7, financial freedom. Ito yung isa sa promises ni IM Worldwide, financial freedom. Na-experience, guys, na-experience nyo ba to? Punta kayo sa mall, diba? Pumupunta kayo sa mall, may nakita yung anak nyo na laruan. Gustong-gusto niya, pero hindi mo mabili. Alam mo yun? Gustong-gusto niya yung laruan, pero hindi mo mabili kasi kapos ka pa eh. Diba? Laging anak, next time na lang. Diba? Sa IM, kumbaga, etong financial freedom na to, very possible yan. Diba? Totoong financial freedom. Yung wala kang iniisip. Pagkakain kayo ng family nyo sa labas, hindi ka natitingin sa right. Laging sa left lang. Kasi yung right, diba? Yun yung presyo. Ngayon kasi, tinitingnan pa natin yun eh. Ngayon, dadatingin time, wala nang ganun. Pag nasa mall ka, diba? Nagsha-shopping ka, hindi ka natitingin sa presyo. Diretso na sa basket. Diba? Pagpapasyal kayo ng family mo, ng mga anak mo, yung pinakamagandang room sa resort, ang kukunin mo. Hindi pinakamura. Sa ngayon kasi, nagtitipid pa tayo eh, di ba? Ano ba yung pinakamura dito ang kwarto? Di ba? Ano ba yung pinakamurang resort dito? Hindi na ganun. Dating yung panahon, yung pinakamahal na yung i-rent mo kasi nga gusto mo pa experience sa family mo eh. Kumbaga, ikaw na ang mag-a-adjust ng amount ng gagastusin mo. Hindi budget ang nag-a-adjust sa'yo. Ulitin ko, dating yung panahon, ikaw na ang mag-a-adjust ng amount ng gagastusin mo. Hindi budget ang mag-a-adjust para sa'yo. I mean, hindi budget ang mag-a-adjust sa'yo. Example. Guys, example income. Okay? Example income. 47,000 unilevel pa lang. 66,000 one week. 107,000 one week. 224,000 one week. 69,000, 44,000 unilevel, etc. 6 digits per week na yan. Weekly na yan. Kahit walang gawin, weekly na yan. Diba? Weekly yan. Pwede na ba yan? Ganyang income? Diba? Hindi pang updated yan eh. Madami ng mas malaki ngayon. Diyan din kayo papunta. Financial freedom. Diba? Mentor Peach, bumili ng lupa worth 18 million. Nung before New Year, bumili ng relo almost 700,000. Diba? Mentor me, bumili ng house and lot worth 25 million. Diyan din kayo papunta. Yan ang isa sa promises ni IM. Basta gawin mo lang ng tama si IM Worldwide. Okay po ba yun? Are you learning? Sample income mo, 1 month, 2.2 million. Maliit na nga to eh. Diba? Maliit na to. Hindi na updated to. Yung iba dyan, nag 3 million na 1 month. Diba? Yung iba, 1 million na. Eh, 3 years pa lang naman tayo. Ang maganda sa income sa IM, diba? Exponential nga siya. Diba? Sabi ko nga, example, ikaw kumita na ka na ng 20 million ngayon or 13. This year, pwede mo nang madoble yan in just 1 year. Kinita mo ng 3 taon, pwede yan maging 1 million. I mean, 1 year lang eh. Diba? Next. We are not born just to pay bills and die. Tandaan nyo lagi to ha. Hindi tayo pinanganak sa mundo para lang dyan. Hindi mo ma-enjoy ang buhay. Diba? Ang gusto ni Lord, ang gusto ng Diyos, ma-enjoy natin ang buhay. We just need to pay the price. At maniwala tayo sa Kanya na, kahit, diba, na lahat ng gusto natin, na i-imagine natin, na na-visualize natin, kaya niyang ibigay yun. Okay? The idea is not to live forever, but to create something that will. Ang maganda sa IM, itong ginagawa natin, yung ginagawa mo, yung pagsisipag mo ngayon, yung pagpupuyat mo, hindi lang ito para sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi lang ikaw ang grip dito, kundi yung mga anak mo, di ba? Pati yung mga apo mo. Di ba? Pati yung mga apo mo magbe-benefit din dito. Pwede ipamana to sa kanila eh. Yan ang goal ni IM Worldwide. Yung mapamana natin ito sa baba. Di ba? Yun yung goal natin. Guys, may question ako sa inyo.
Kung alam mo na makakapagbigay ka ng magandang buhay sa genealogy ng family mo, question, tatamad-tamad ka pa ba? Or magsisipag ka? Ulitin ko, may question ako sa inyo. Kung alam mo na makakapagbigay ka ng magandang buhay sa genealogy ng family mo, question, tatamad ka pa ba or magsisipag ka? Kasi kung ako, nasa situation nyo, magsisipag talaga ako. Diba? Kasi ikaw na yung chance eh. Diba? Ikaw yung nakakita ng opportunity, ikaw yung dinala ni Lord dito, diba? Para ikaw yung mag-cut ng hirap sa family nyo. Diba? Nandito ka na, make the most out of it. Diba? Sayang eh. Andito ka na, sisipagan mo na lang. Ikaw yung gagamitin para mag-cut ng hirap sa family ninyo. Okay? Are you learning? And lastly, number eight, hope. Help other people earn. Ang maganda sa IM Worldwide, maliban sa'yo, sa family mo, di ba? At sa grupo mo, makakatulong ka din sa mga hindi mo kakilala. Kahit sino. Di ba? Friends mo, co-workers mo, strangers, kahit sino, kahit makilala mo lang sa internet, di ba? Ako yung nakapag-invite sa akin dati, hindi ko kilala. Tama? Hindi naman kami ka-internet lang. Kumbaga, sa IM Worldwide, may chance kang makatulong sa ibang tao kahit hindi mo kakilala. Unlimited people yon. Guys, may question ako ulit sa inyo. Example, may kilala kang may cancer. Example lang, may kilala kang may cancer. May alam kang something na nakakapag-cure. Question, isi-share mo ba ito? Isi-share mo ba yung bagay na pwedeng makapag-cure sa sakit niya? Siyempre, isi-share mo. Hindi mo to ipagdadamot. Tama? Ganon din dito sa IM Worldwide. May makakakilala kang nangangailangan ng opportunity, naghahanap ng income, di ba? Nangangarap. Di ba? Ngayon, may alam kang tool. Di ba? May alam kang opportunity, which is IM Worldwide. Question, ipagdadamot mo ba? O isi-share mo si IM Worldwide? Ulitin ko, may kakilala kang nangangailangan ng opportunity, naghahanap ng income, may kakilala kang taong nangangarap, di ba? Gusto niyang iahon sa hirap yung family niya. Ngayon, hawak mo na yung tool. Nasa yun na, which is IM Worldwide. Question, ipagdadamot mo ba? O isi-share mo? Siyempre, isi-share mo. Diba? Be an agent of hope. Diba? Pag nag-iba ang perspective mo, pag naging ganito yung perspective mo, yung pag-share ng hope, sure ang success mo. Tandaan mo lagi yun. It's not all about money. Pag naging ganito yung perspective mo, yung makatulong ka na sa ibang tao, sure ang success mo. It's not all about money. Hindi na lang money nasa isip mo. Di ba? Hindi na dollar sign or peso sign ang tingin mo sa tao. Kundi opportunity na pwede kang makapag-share ng hope, which is IM Worldwide. No? Be an agent of hope. Huwag yung kakalimutan lagi yan. Kahit saan ka magpunta, mag-share ka ng IM. Yung opportunity nasa iyo na eh, 'di ba? Natulungan ka. So ibig sabihin pag sa ibang tao makakatulong din 'to. Kaya dapat lagi kang may dalang business card. 'Di ba? Magdala ka lagi. Ako meron ako lagi noon. Pag may namimit ako, binibigyan ko talaga ng business card. Huwag niyong kakalimutan 'yon. Okay? Kaya dapat maging habit niyo siya. Maganda maging habit mo siya. Pag may nakilala ka, first time mong ma-meet, automatic, 'di ba? Bigyan mo ng calling card, business card. Kasi hindi mo masabi eh. Diba, hindi mo masabi yung tao na masasharean mo ng IM, diba, pag yan, naging successful yan, balang araw, eh magpapasalamat na lang yan sa'yo. Diba? Yun ang happiness na kayang ibigay ni IM Worldwide. Yan yung happiness na kayang ibigay ng IM Worldwide. Yung tao na matutulungan mo, eh pwede din umasenso. Pwedeng-pwede niyang makuha yung mga pangarap niya. Tama? Yun ang hindi kayang ibigay ng ibang business. Ang yung mayaman lang, yung may-ari. Yung workers niya, same lang. Ganun pa rin, tama? Sa IM, yung downlines mo dito, ang goal mo, papayamanin mo sila. Kasi pag yan, umaman, automatic ka na. Guys, imagine niyo to. Imagine, yung left direct referral mo may sports car. Yung right DR mo may sports car. Ano kaya sa'yo? Imagine mo ba yun? Yung left mo may sports car, yung right mo may sports car. Then, ano kaya sa'yo? Diba? Siyempre sa'yo, house and lot. Imagine mo ulit, yung isa mo nasa left may house and lot, yung nasa right mo may house and lot. Ano kaya sa'yo? Na-imagine mo ba yun? Yun yung fulfillment and happiness na nabibigay ni IM Worldwide. Ulitin ko, yan yung fulfillment and happiness na nabibigay ni IM Worldwide pag may taong nagpapasalamat sa'yo. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng hirap, pag may nag-thank you sa'yo, lahat nagiging okay.
Do you agree? Na-experience mo ba yun? Yung sobrang pagod ka na, di ba? Hindi ka pa kumakain, puyat ka everyday, pero pag nagpasalamat sa'yo yung downline mo, di ba nawawala lahat? Yan yung happiness sa kayang ibigay ni IM at fulfillment. Na pag may napayaman ka, pag may natulungan ka, tapos magpapasalamat sa'yo, iba yung feeling. Okay? Hindi yan kayang ibigay ng ibang business. Next. Lastly, guys, mag-end na tayo. Early learning, may natutunan ba? Lastly, the measurement of one's life is not in its duration, but its donation. Ulitin ko, the measurement of one's life is not in its duration, but its donation. Guys, ang sukat daw ng isang buhay ay hindi sa tagal, kundi kung ano'y naambag mo sa mundo. Ulitin ko, ang sukat daw ng isang buhay ay hindi sa tagal, kundi kung ano ba'y naambag mo sa mundo. Question, naging toxic ka ba sa mga taong nakapaligid sa'yo o naging inspiration ka? Naging pabigat ka ba? Diba? O nabuhay ba yung mga pangarap ng mga taong nakapaligid sa'yo? Nakatulong ka ba sa family mo o naging sakit ka sa ulo? Nagbigay pag-asa ka ba? Ano yung naambag mo sa mundo? Naisip mo ba yun? Diba? Nagbigay pag-asa ka ba? Guys, lagi yung tandaan to ha. Nasa IM Worldwide na tayo. Sobrang blessed talaga. Paulit-ulit ako sa very blessed, di ba? Dahil kahit pandemic, lalo pa tayong lumakas by God's grace. Mas marami nag-join sa company natin, di ba? Mas nakita nila yung importance ng ginagawa natin. Napaka-blessed natin dahil yung platform or industry na kung nasaan tayo ngayon, hindi siya affected. Mas lumakas pa nga eh. Di ba? Naging need siya. Naisip mo yun? Yung platform na ginagawa natin ngayon, yung product na available sa atin, kung anong product yung offer natin, naging need siya ngayon. Di ba? Mas lumakas. Pansin niyo yung mga mentors ninyo, ikaw mismo, mas kumita ka ng malaki ngayon kesa nung wala pang pandemic, di ba? Kaya kung ako sa inyo, make the most out of it. Di ba? Habang buhay pa tayo, di ba? Magbigay tayo ng pag-asa sa iba. Magbigay tayo ng pag-asa at buhay sa ibang tao. Ikalat natin kung gaano kasarap mabuhay sa mundo pag nasa IM Worldwide ka. Diba? Walang ibang gagawa nun, guys, kundi ikaw din. Yung uplines mo, yung mentors mo, kami are just here to guide you, to mentor you, and to support you. Pero nasa iyo pa rin ang bola. Ikaw pa rin ang dapat kumilos. Ikaw pa rin ang gagawa ng negosyo mo. Tandaan mo yan. Okay? Ikaw pa rin ang gagawa. Simulan mo sa sarili mo. Okay guys, simulan mo sa sarili mo at naniniwala ako, hindi aksidente na nasa IM Worldwide tayong lahat at nagsama-sama po tayo dito. Nandito ka dahil may purpose 'yan. Okay? Sa dinami-dami ng tao, 'di ba? Sa Pilipinas, sa mundo, ikaw yung na-invite. Yung nag-invite pa sa iyo, hindi mo pa kakilala. Sa internet lang accident, 'di ba? Kumbaga, bigla lang kayo nagkausap. 'Di ba? Nandito kami, purpose yan, dahil gagamitin ka ni Lord para malaman nila kung gaano kasarap mabuhay sa mundo. Na, di ba? Kapag narinig nila yung pangalan mo, ito guys, kapag narinig nila yung pangalan mo, masasabi, di ba, maaalala ka nila lagi. Pag narinig nila yung pangalan mo, for example, ayan si Michelle Mendoza, ayan si Genevieve, ayan si Romano Lozares, di ba? Yan si Josie Lep Biaco. Pag narinig nila yung pangalan mo, maaalala ka nila. Dahil naging regalo ka sa buhay nila, naging gift ka, at nakapagbigay ka ng impact at legacy sa mundo. So, may natutunan ba guys? Are you learning before ako mag-announce? Inom muna ako ah. Tuloy pala. May natutunan? Sabi ni John Henry, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Correct? Sabi ni Glenns Makilan, yes po VP, we will leave that purpose. Okay? Announcement na tayo guys. 1.5 hours. Okay. Quick lang to. Ito reminder lang.
Guys, ito, itong virtual growth conference, January 22 to 24 supposedly, pero naka-receive ako ng email, yung mga iba dito ng uplines, mentors, nakatanggap ng email from Business for Home na move yata siya ng April. Kasi nga, due to pandemic, okay, lockdown sa UK. So, pero yung pagbili ng tickets still ongoing, so mas okay siya kasi mas marami makakanood. Diba? And then, next. So, after ko, may mag-share yung Car Achiever tonight. So, hindi ko na siya iti-tee up. Bahala na yung video magsalita para sa kanya at mag-share din siya sa atin mamaya. And lastly, guys, sa mga hindi pa naka-follow sa YouTube ko, sa page ko, may mga everyday motivations tayo dyan. Pa-follow na lang. And yun lang. Thank you so much. I hope na may natutunan kayo, guys, sa topic natin for tonight. And see you all soon. Mag-iingat kayo palagi. Okay? Pag-pray natin na matapos na to, no? Thank you sa time ninyo. May mag-share pa after ko. To God be the glory. Thank you, thank you. Guys, wait lang. Walang sounds. Share sounds. Guys, wait lang. Walang sounds. Okay na. Wait. Take two. Importante talaga na meron kang sariling sasakyan sa Amazing morning! My name is Shirley May Cebulan. Nakita ko yung ganitong klaseng business back when I was a fresh grad in PUP. And I took up psychology.
tayo sa Audi Green Hills para i-release ang aking first ever SUV na Audi Q5. Grabe, this is a first for me kasi sa IM Worldwide, I already got 3 cars. So I got 2 supercars and the first SUV na nakuha ko because of IM Worldwide. So here in IM Worldwide, we have incentive programs. Ganyan ka-generous ang mga owners natin. Na aside sa weekly commissions or income mo kay IM, meron ka pang makukuhang mga libreng sasakyan. At patunay na lang yan is itong coaching kukunin natin ngayon. And because na sa bangko ang hirap magpa-approve. Dahil sabi nga nila, pag networker, hindi daw stable ang income. Kaya anong ginawa natin? Binayaran natin ng cash. Yes, this is a fully paid car because of IM Worldwide. So, dahil dyan, nag-issue si IM ng mga post-dated checks na pambayad sa ating kotse. So, itong mga cheque na hawak ko ngayon for 1 year, ito na ang makukuha ko because of IM Worldwide. So, thank you so much! Naalala ko lang, no? Back when I had my first car, ito yung time na na-experience ko rin mahatakan ng sasakyan dahil hirap ako magbayad ng monthly, di ba? Pero this time, hindi na kailangan isipin ang monthly dahil it is fully paid. Thank you to our BODs, President Allen Marvin Eder, Vice President Aika Lorraine Uy, and General Manager Joanna Maniego for this Audi Q5. So para sa mga members ni IM Worldwide, 2021, this is your year para malabas mo na yung first car mo. Tandaan mo, your first car is your worst car. At hindi mo mahihit yung mga massive and big results kung hindi ka magsisimula sa umpisa. Kaya huwag ka matakot maglabas ng resulta kasi yan ang magpo-produce ng big income, big results, and big network para sa'yo para makuha mo din yung mga incentives ni IM Worldwide. At para sa mga hindi pa member, I suggest or I urge you to join IM Worldwide now. Tandaan mo, kung matagal mo nang nakikita si IM Worldwide, this is the perfect time to join. If you want change, change is necessary. Maybe IM Worldwide na ang sagot sa matagal mo nang pinagtitray. So, I'm Shirley May Sibulan and I am Worldwide. Ayan! Hello! Amazing morning, I am Movers! Grabe! Sobrang excited ako para i-share. At yun nga, nakita nyo na ang aking brand new SUV. No? Thank you so much, first of all. Thank you so much sa ating mga BODs. Dahil ito yung incentive na nakuha natin. No? Nagdagdag lang tayo ng konti para mag-iba. No, ang ating kotse, no. So again, thank you Press AM, VP Aika, GM Joanna para sa inyong generosity sa ating mga members here in IM Worldwide. So na-break in ko na po ang kotse kaya ngayon nandito ako nagbabakasyon sa beach. Kita nyo ba? Okay. So actually, dapat last year pa to. Gusto ko sana siyang ihabol dun sa last training ko for 2020. Kaso hindi nga siya nangyari. Pero may purpose pala si Lord, no? Para sana sa training ko sa Blast kanina. Pero since training naman si VP, dito natin i-reveal ang ating sasakyan. Diba? Pero naalala ko, ito actually, end of November pa lang ata naghanap na ako ng sasakyan and marami akong mga tinry na mga kotse, nagpa-approve. Good news, 'di ba? Dahil networker ka,
Na sabi nga bawal judgmental, pero na-judge talaga tayo mga networkers. Ayaw nila tayong i-approve. So nag-start na mga 20%, tataas lang yung down payment para lumiit. Pero dahil sa dami ng requirements, binayaran natin ng cash. O, diba? So naalala ko lang, meron akong mga nakikita sa wall ko na totoo ba talaga? Kaya ba talagang mag-cash or fully paid ng isang networker? So dito ko na-realize na oo nga, ganto talaga ang sistemang pinasok natin na talagang extraordinary result ang makukuha mo. And syempre, coming from someone na nag-start din na dati nagda-down or nagbabayad ng monthly ng sasakyan, na-experience ko na mahatakan, like yung shinare ko sa video, no? So masakit na nag-invest ka sa coach it ending, isahatakin lang din dahil hindi makapagbayad ng monthly. Pero yon, today, hindi na natin kailangan isipin yan dahil nga, it's fully paid. And of course, no, dahil sa, ito yung hawak natin yung cheque. Kaya kung ikaw nagdududa ka pa talaga kung totoo ba talaga na bigay ni IM Worldwide, yes, I tell you. Kaya kung magdududa ka, mag-iisip ka, diba, problema mo na yon. I tell you, maniwala ka na lang para ma-experience mo din at ma-enjoy mo ang generosity na meron sa IM Worldwide. And of course, galing tayo sa R8, no? R8, Ferrari California. This is my third car here in IM Worldwide. So sobrang ibang-iba kasi lowered from two-seater lang, sobrang sobrang siksik, no? This time ma-experience na natin yung luwag, no? At saka hindi lang basta SUV, no? This is a luxury SUV. Okay? Grabe, sobrang executive talaga kasi iba yung smooth ng driving, no? Pwede mo pa i-sports mode and quattro technology, kaya all-wheel drive at saka super stable siya. Kaya sobrang exciting, di ba? Touch sensitive yung light, walang button, di ba? Ang social. Tapos separate na aircon kasi ako lamigin ako eh. Kaya minsan kung ano yung temperature sa buong sasakyan, talagang wala kang choice. You have to adjust. So at least ito, iba yung aircon na i-adjust mo sa driver's seat, sa passenger seat, and even sa back seat. O, di ba? So, small details, pero it really matters para sa akin. So, short lang, no? Maglabas ka ng kotse mo this year. This is the perfect year, no? Para mag-step up ka. At para, yun nga eh, just like I said earlier, yung mga massive result na gusto mong makuha sa IM Worldwide, magsisimula yan kapag nag-start ka little by little, no? So our first car is our worst car. Ang first car po namin hindi incentive, no? Pero para makakuha ka ng mga incentive, maglabas ka na ng resulta mo kasi it will help you build your organization. Maniwala ka sa sistema na meron si IM Worldwide. Kung naniniwala ka nga na bawal mag-wills tuwing gabi, 'di ba? Bakit sa IM hindi mo paniwalaan na pwede dito magbago ang buhay mo? Okay, so anyway, thank you so much again, and hopefully, and I'm very excited para sa mas marami pang maglalabas ng resulta, no? Simula pa lang to ng taon, and marami pa tayong ma-unlock na achievements. Thank you so much, IM Worldwide. Ayan, so picture po muna tayo, no? Picture muna tayo. Yes. Okay. Sa spotlight din kita, VP. Ayan. Para dalawa tayo na nakikita nila. Check ko nga sa live. Okay. Para pwede tayo mag-picture. Hindi ka mag-picture. Grabe, VP. Ano na? Yung saro. Ikaw na mag-screenshot. Oh, kinain ko na okay. Yung ano. Char. Okay. Ayan. So, V-sign tayo. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Okay. Congrats. Thank you. Bye-bye, guys. God bless.